Bakit? And I'd like to say thank you very much to all the people watching right now and to all the people listening to us. And I'd like to say thank you for all the people who subscribe already. And ulit na yan, okay na. Hinabangan ko lang kasi ito. Indeed, indeed, indeed. Oh. You are so correct, like precisely and brilliantly correct. Ay, naka. And so, yeah. Good evening to all the people out there. Oh, eh, dami kong ginagawa sa pisina ko, sorry. Oh, so busy. Oh. Good evening sa lahat ng mga hindi busy. Hindi ako gaano nakapagtrabaho ng 2 days. Uh-huh. Dahil may mga meeting tayo sa labas. Ay, oh. Oh, more meeting, more fun. So, ito ngayon ko tinatapos. Oh, basta sana lang lahat ng mga nagbi-meeting nag-i-end up ng ano ng may productive results. Yan. Oh. Productively. Agree to disagree. Why? May ganyan, di ba? Sa oh, meeting. Let's agree to disagree. Minsan, kasi siyempre may mga meeting, kanya-kanyang idea, hindi mag-meet. So, you just have to agree to disagree. Mm. Diba na? Okay, sige. Let's talk about it next time. Mm. But for now, let's agree to disagree. Yeah. Agree? Yeah. No? Okay. Wait, yes. Fine. Oo nga, ha? Kaya... Yeah. Sa mga masasayang tao ngayon. Hello. Hello. At stay happy. Stay happy. Sa mga in love, stay in love. In love ka ba? Ako, syempre, di ba? Alam mo naman. Pero dahil nga, ganun talaga eh, no? Nagiging normal na mga bagay-bagay. Which, some kind of, you know, saddening. Parang may hugot ka, brother. Hindi anong naman, problema? Hindi, wala problema, be. Kaya ikaw na lang yung color. Hindi, wala akong problema. Kaya lang, oh. Syempre, pagka kayo, di ba, kayo mag-jowa, para araw-araw na kayo magkasama, oh. Di ba, ganyan, gigising kayo, matutulog, may ikita nyo isa't isa. So, ay, kalifin ka! Ano ba? Hindi, may ano, may harang. Wow, may unan. May harang. Kayo nangangano dyan. So, yun. So, napapagod ka na, gano'n? Hindi naman. Ano? Kaya lang, marirealize mo na, oh, ano, gano'n pala talaga, no? Nagiging normal ang mga bagay-bagay. Nawawalan spark, gano'n? Hindi man siya nawawala, nababawasan. Ah. Gano'n? Kasi, kumbaga, hindi yung spark, given, yung excitement to see each other. Andun siya, eh. Kasi, paano kayo ma-excite, eh? Lagi kayo nagkikita. As opposed to, magkikita kayo, for example, once a week, ganyan, yeah. Twice a week. So, laging may, makikita naman kita. Ganyan. Merong, Yeah. May, Tapos may talsik ng excitement. Pero baka mamaya, pag di mo naman nakasama, hanapin mo naman. Miss mo naman. Oo, oh. Miss mo naman. So, wag mo na lang i-wish kasi iba, nag-wish na may makasama tapos wala naman, di ba? Oo nga. Actually, iba nangangamatay ng may, may makasama, no? Tapos eh, wala ikaw, i-ano mo na lang, i-treasure mo yun. Sige po, i-treasure ko po. Si Jane, nasa kabilang line. Si Jane, oy. Hello po. Magandang gabi po, Papa Jackson, Kuya Chico, and Dandang Kara. Hello. Si Ate Jane, ang layo ng... Ay, papang tumawag. Grabe, ang layo ng... At salamat, nakapasok po. Kanina pa po ako dial ng dial. In fairness, sa lahat ang dumadial, ikaw yung nakapasok at ang layo mo dahil ikaw ay from the Kingdom of Saudi Arabia. Tama ba? Opo, Kuya Chico. Pero ang linaw mo, parang... Para kang nandyan lang sa ano lang, no? Sa Pasig lang, no? But anyway. Anyway. Ngayon ay good evening din sa iyo kasi 4 hours, 5 hours. 5 hours po, Kuya Chico. Ang different. So, okay. Opo. Nasimulan mo na, hingi ka kamong tayo, no? Eh, para mangyari yan, siyempre magkikwentuhan muna tayo at kailangan mo kaming, you know, bigyan ng background. Anong meron kay Jane na 32 years old? Broken hearted po. Oh! So sad. Grabe nang bakit? Kasal po ako sa ano po, sa lesbian po. Kasal? Opo. Okay. Paano kayo nakasal? So, saan? Diyan? Sa Pinas po, sa Manila. Before po ako bumalik po ng Saudi ulit. O, teka lang. May legal yung kasal ninyo? Sa Pinas po, totally hindi pa po legal. Paano kayo? Anong kasal to? Sa Holy Union po. Okay. May bisya po na...
Ah, narinig ko na yan, pero kumbaga, wala kayong record. Legalities wala. Opo. Opo. Kumbaga, ako po, may ano naman po, may papers naman po kaming hinahawakan. Sir, ano kumbaga, seremonya lang. Mm-mm. Opo. Ah, just to have the feel of it. Lang po sa aming mga LGBT po. Panintindihan ko. Sa Maynila o sa Metro Manila, saan dito? Opo, sa Manila po. Ah, kasi... Ang pamahalaang lungsod ng Maynila ngayon, suportado ang LGBTQ. Merong ang pedestrian, Kuya Chico, ngayon na kakaroon na ano eh, rainbow-colored pedestrian eh. Mm. O yung kulay ng LGBTQ, kulay ng pedestrian yung guhit. Pero, well, hindi man ako sa against dyan, di ba? Parang part naman ako ng LGBTQRSTSYZ. Pero, kung, ewan ko, feeling ko kung ano, hindi ko pa sinakikita eh. Kung baka mamaya, kung distraction sa paningin, sana yung usual na lang, di ba? Kung ano yung naka-standard na tawag sa'yo, yung kulay, di ba? Hmm. Yellow, white, ganyan. Kasi, ano yan eh, hindi naman dahil sa kaartihan lang yan eh. May science yan, di ba? Yung visible sa madaling nakikita na, oy, pedestrian. Hmm. Baka kasi mamaya, kung maraming kulay, matuwa ka, ay, rainbow, bilisan mo yung takbo eh, may dumadaan. Wala lang, nasabi ko lang. Pero anyway, okay, so may karelasyon ka. Andito siya sa Pilipinas. O, nandiyan? Opo, andiyan po siya sa Taguig po sa ngayon. Okay. So, bumalik ako nung itong March lang po na okay po yung ano namin, yung usapan na kaya ako babalik dahil sa goals namin at saka yung bahay po. Kailangan pong after 2 years, pagbalik ko, may bahay na po kami. So bago po, 1 year na po sa ngayon, hinuhulugan namin. So, Papa Jackson, tatlong buwan lang po ako dito. Hello po. Sige lang. Tatlong buwan ka pa lang nandyan. Opo. Sinsya po, kinakabahan po ako kasi... Okay lang talaga, yan. Relax ka lang po. Tapos, ayun po, bigla po siyang nalamig sa akin na hindi ko po alam kung bakit. Tapos po, Kuya Chico... Paano mo nasabi yan, ano, Ate Jane? Hindi po kasi ako sanay na hindi kami nag-uusap. Totally po, 6 a.m. dito, lunch po dyan sa atin, sa Pinas po. So habang nagla-lunch po siya, nagbibideo call po kami. Yun po yung ano namin, kumbaga... Routine! Yung... O, routine, nakasanayan nyo, di ba? Ganon kayo opo, araw-araw. Opo, nasanayan po namin yung ganon. Tapos, bigla na lang, ilang days po, bigla na lang po na nanlamig si Javi sa akin. Tapos, tinatanong po siya bakit. Yung time na yun talagang walang-wala na po ako sa sinakabahan at saka yung kabak po at saka yung hinala po. Sabi ko, baka totoo. Ano ba ang hinala mo? Baka nga po may babae. Ah. Opo. Kasi tapos iba na nilamig. Yung pala may trangkaso lang, di ba? Okay. Yes. Po, hindi, 1 week po akong umiiyak. Bakit ganun? Hindi ko na po siya makontakt. Tapos, that time, one day, sinabi niya sa akin na 9 p.m. saka tayo mag-uusap. Tinanong ko po, bakit? Bakit? Kasi hindi ako sanay eh. Hindi po, nag-change daw po siya ng ano, ng time sa office. So, po, hindi ako makapaniwala kasi may contact din ako sa office niya na hindi po siya nag-change ng time. Same pa din po ng time na 6:30 to 4 po. Kasi 5 po sa Taguig, sa bahay. 5 pa lang po, andun na siya sa bahay. So, nung nandito na ako, 9 p.m, maghihintay po ako ng tawag. So, ang layo po ng agwat. Sabi ko, bakit ganun? Hindi niya po ini-explain sa akin. Sabi niya, nagtakot lang daw talaga siya ng ano, ng time. Eh, sabi ko, hindi eh. Sabi ko, iba na yung hinala ko at saka yung kutog ko, Papa Jackson. Gandang karak, Kuya Chico. Tapos, okay, that time po, umuwi. Nagpaalam po ako sa amo ko na baka sakaling pauwi na ako. Ayun po, isang beses lang, sabi ng amo ko, sige, bakit? Sabi ko, may ayusin lang po ako. Okay, so umuwi kang Pilipinas?
umuwi po ako ng Pilipinas. Binigyan po ako ng despot ng ticket ng amo ko. Ang bait ang amo mo, ha? Opo, napaka-bliss po. Kasi hindi ko akalain na pauwiin niya nila ako ng on the spot po. Yung sabi na amo, sige, umuwi ka na. After lunch. Ganun sabi? After lunch po. Mm, after lunch, umuwi ka na agad. Agad-agad. Opo, agad-agad. May ticket na agad ako. So, 6 p.m. Hinatak lang ng anak ng amo ko sa airport. So, tumawag ako sa hubby ko. Sabi ko, pauwi na ako. Bukas, andyan na ako. Sabi, ayaw ko po. Ayaw niya. Sabi ayaw ko, niya na umuwi ka? Opo, ayaw niya ako pauwiin. Tapos nung tumawag, nandyan na po ako kinabukasan sa ano, sa Pinas. Ang tagal po nang hintay ko, akala ko, may susundo po sa akin. Yung pala wala po. 2 p.m. na po ako dumating sa bahay. May hindi man lang ako sinalubong. May hindi man lang ako gadaga. So wala, kasi sino lang ang pinagpaalaman mo na darating ka? Pamilya mo, alam ba darating ka? Hindi po. Ah, so siya lang. So in-expect mo susunduin ka? Opo, siya lang po talaga. Kasi siya lang talagang inuwian po that time. Kasi gulong-gulo na po ako. Kasi, hindi ka sinundo. So nagsariling sikap ka, umuwi ka. Po, nung nasa bahay na po ako, hindi man ako hinawakan. Alam mo yun, Kuya Chico, yung akala mo may ginagawa akong hindi. Hindi ka nais na dito sa ibang bansa. Yun ang masakit eh. Hindi naman ako hinawakan. Yung masakit, Kuya Chico. Tapos, hindi ka hinawakan? Nung gabi na. Kahit may potholder? Wala. Mainit. Wala po. Ay, sorry. Nung gabi na, hindi man ako kinakausap. Sabi ko, bakit? Hanggang sa, alam mo yung Kuya Chico, yung malungkot na ako sa kanya, bakit ganito? Ang drama nung entrada mo sa pag-uwi mo, ha? Malapelikula ka, Jane, ha? Hanggang sa ilang days po. May luhurang po, nangyari kayo? Father's Day po, alam Kuya Chico. Oh. So lumuhod ka? May... Opo, may nabasa po ako. May nabasa po ako sa cellphone. Oh. Babe ang tawagan nila. Oh. Babe? Opo. Dapat bibi ko. Ano sabi? Anong sabi dun sa nabasa mo? Ang nakalagay dun. Wala naman pong masama. Tinanong, ang sabi niya, babe, hindi po. So sabi ko, kasi naliligo siya. Mm. Pinakialaman po niya, hindi po akalain na yung password. Di dati-dati, wala namang password. Mm. Ito may tinatago talaga to. So sabi ko, bakit? Nung paglabas niya po ng ano, ng banyo, hindi ko agad. Gusto kong iampas yung cellphone sa pagkabasa ko ng phone, ng message. Bakit may babe? As yan sa akin. Kaya na yung nagpapasaya sa akin ngayon. Ano sinabi niya? Opo, ayan na ba yung mapapawiin? Asan na yung mga goals natin? Asan na yung mga pangako natin? Nung time na mahal na mahal mo pa ako. Bakit ganun? Bakit wala na lang? Nawala. Hindi ako pumunta dito sa ibang bansa. Sabi, alam mo yan. Bakit ganun sa kanya? Ganun ka. O ano sabi niya? Hanggang sa hindi ko na alam po yung gagawin ko nung time na yon. Gusto kong patayin kaso iniisip ko yung pamilya ko. Natatakot po ako. Ang sabi niya, gusto ko bumalik ka ng Saudi, panatag ka. Paano ka magpapakwat? Panatag. Wow! Talaga ba? Gusto ko bumalik ka ng Saudi para panatag ka. Mm. Diba? Tapos po, June 28, may ano po na LGBT. Nakita ko sa post nila. Nakita ka lang. So, nung umuwi ka. So, opo. So, malinaw na sinabi niya may nagpapasena sa kanyang iba. So, anong... Opo. Anong... Kailan ba ito nangyari nga? Ito, summer? Nung June lang po. Opo, itong June lang po. So, anong ending niyan? So, syempre, hindi man pwede hindi kayo nag-usap. Yun lang, ganun lang. May nagpapasena sa kanyang iba. Tapos, Sabado, Linggo. Bumalik ka na kagad? Tatlong linggo po na nag-stay ako sa Pinas. Oh, sa tatlong linggo na yon, anong nangyari sa relasyon ninyo? Wala po. Wala pong usap hanggang lahat. Tumbas. Wala talaga? Wala po talaga. Sa araw-araw? Hinayaan niyo po ako matulog. Hinayaan niyo po ako matulog sa baba.
nakatulog din po ako sa baba ng higaan po. Na masama ang loob na talagang ayaw po niya akong siyempre katabi. Ako man din tumatulog sa baba ng higaan, sasama din loob ko, no? Tsaka, pero tatlong linggo dumaan, di kayo nag-usap? Di, walang, hindi ganun po lang na, okay, may nagpapasera sa akin, bye, ganun? Wala po hanggang sa, ayun, umalis na lang ako na wala talaga. Ang sabi ko, papakatatag ako. Mm-hmm. Yan ang katagal sa Pilipinas? Tatlong linggo po. Daw. Bago siya bumalik ulit. At, okay. Fail yung tatlong linggo. Fail talaga yung 3 weeks na yun. Po? Fail talaga yun. Opo. Okay. So, ayan po. May butik. Yung tatlong linggo na po yun. Talaga, ang sama-sama ng loob ko. Hindi kami nag-uusap. Kahit ganun po, alam niyo po, ginagawa ko yung bilang asawa, yung naglalaban ng damit habang ako naghihintay tuwing gabi na makasama siya sa pagkain. Kaso wala po, lagi po akong bigo sa tatlong linggo na yun. Okay, nagkaroon ba ng linaw kung meron siyang iba o talagang ano yun? Anong linaw doon? Opo. So meron, during the time, po, during the time na yung anakas po ng kutob ko. Totoo po. Hindi niya man lang sinabi sa akin ng totoo. Ang sabi ko ba, kaya ba pala bakit hindi mo upayagang umuwi? Kasi may iba ka na. Tapos ito po yung ending. So nung time, Kuya Papa Jackson, mga i-short na lang po natin, baka bumubay na yung load ko. Tapos, mga anggol. Sige, Wala na po kaming communication. Tapos, bigla, naka-block na po kasi ako sa lahat ng accounts niya. So, ako, pinabayaan ko lang. So, isang beses, nag-chat po siya sa akin. Humihingi siya ng tulong. Si Jackson. Tulong? Ang pinag-inap po naman. Okay. Ayun po. Hindi ko alam bakit ganito. Mahal na mahal ko pa rin siya. Bakit? Ah, okay. So maliwanag na kahiwalay na kayo. Mamiss mo lang. Hindi ko matanggap na hiwalayan niya ako. Kasi hindi, yung ibang bagay yung hindi mo matanggap eh. Hiwalay na kayo, hindi mo lang matanggap. Opo, siya po. Okay, hiwalay na kayo, hindi mo lang matanggap. Opo. Tapos ang ending pa, Papa Jackson. Nagpapadala pa ako sa kanya. Oo. Wow. Itong last week lang, sabi niya sa akin, may sakit siya. Kailangan niya ng CT scan. Oo. On the spot po, inadalhan ko po siya. Ay, mahal ko po. Hanggang ngayon. Magkano pinadala mo? 15 po. Ah, malaki din. 15? Oh. Ibig sabihin, mula nung naghiwalay kayo dahil nagkaroon siya ng iba, nakakausap ka na lang niya, kinakausap ka na lang niya pag may pangangailangan. Opo. Ano ba yun? Utang ba yun? O bigay? Hingi. Hingi po. Humingi siya ng tulong kasi lahat naman daw ng ginastos ko, dapat daw kailangan kong palitan. So, ibig sabihin, walang kaso dyan, ha? Kasi binigibigay mo yun, no? Hindi yan. Maliwanag mo sinabi, binibigay mo, hindi yan hingi, no? Hindi yan utang, tama? Opo. So, ang issue mo lang ngayon, naghiwalay kayo, hiwalay na kayo, meron na siyang iba, nag-umbusan ng panibagong buhay, at ikaw, umaasa magbabalikan kayo, hindi mo matanggap, tama? Opo. Ngayon po, habang nag-usap kami, kahapon, sabi niya, ikaw pa din naman yung asawa ko. Ikaw pa din naman yung mahal ko. Kaya, pabayaan mo lang ako na ganito. Wow. Hayaan mo, sabi niya, Tadhana ang magsasabi sa atin kung talaga. Ano naman ni Tadhana? Tatawagan ko lang. Pupuntahan namin natin, Jay, si Tadhana. Puntahan na lang natin. Ha? Para hindi na tayo mag-antay kung kailan man yan, para malinaw. Ayag. Iba rin si Tadhana ang magsasabi. Oo. Salita pala yun. Tadhana. Yung pinangahawakan ko, Papa Jackson, hanggang ngayon na
mahal niya pa din ako. Ako pa din yung asawa niya. Sinasabi ko sa kanya, bakit may iba ka? Bakit may babe ka? Samantalang ako, ito. Wala kasing sagot yan eh, yung bakit may iba ka na. Walang, may sagot. Yung tanong kasi na ano, pangalan na daw si ate... Jane. Jane, ano, yung tanong na bakit may iba ka na, may walang sagot niya na, that will make sense to you. Lahat ng sagot niya na, will never make sense to you. Eh. It will always be hurtful yung ano, sagot. Kahit na ipaliwanag ng tao na nakit sa'yo kung bakit niya nasaktan by having someone else sa buhay niya, there is no amount of answer and justification that will make sense to you. Lagi masakit yan. At wala ka naman ding tatanggapin. Yan. Kasi, diba, mahal mo nga eh. Kakanta ka na lang. Tama po ba itong ginagawa ko yung hanggang ngayon, kunting ibot lang, papadala agad ako. Kasi mahal ko eh. Dahil hindi ko alam kung mali. Hindi rin naman tama. Kasi po, Papa Jackson, diba? May anak po ako, single mom po ako, bago niya po ako nakilala. Hmm. Kailan ka ulit? Nakakailan padala ka na mula nung naghiwalay kayo? 2 times na po. Yung unang padala, magkano? Same din po. 1.2. 15-15, 30 mil na. Laki na niyan, ha? Opo. Hindi mo na balaksang ilin yun? Hindi po. Well, at least mas magiging madali ang hiwalay, ang ano, ang pagtatapos ng lahat ng bagay kasi wala nang singilan eh. Kasi ang tanong niya dito, Kara, kay Chico. Mm-hmm. Kung mali ba, ay kung tama ba yung ginagawa niya? Hindi ko alam kung mali, hindi rin naman tama. 'Di ba? Kung gusto mong tumulong, wala kang magagawa. Kaya lang ate, kung yung pagtulong mo, inaantay mong balikan kanya kaya ka tumutulong, may mali doon. Correct. Diba kung yung pagtulong, iniisip mo na, sige tutulungan ko, baka sakaling babalikan niya ako kasi tinutulungan ko siya eh. Naku. Dahil ikaw pa rin. Yeah, tapos tap. Bagay kasi kay Jane. Eh. Ano man tanong mo sa amin, Jane? Nga po, kung tama nga po ba na hanggang ngayon, magpapadala pa ako kasi may anak po ko. Oh, the fact na kini-question mo na, the fact na kini-question mo na yung magpapadala mo, huwag ka na magpadala. Totoo. Kini-question mo na eh. Ikaw na mismo yan eh. Diba? Huwag ka na magpadala. Kini-question mo na yung ano, magpapadala mo eh. Huwag ka na magpadala. Totoo. Okay po. Umaasa ka mababalikan pa kayo? Opo, yun po yung sinasabi niya sa akin. Pag after she paints the town red? Wow. So magpapakaumay muna siya, di ba? Fooling around. Pabayaan ko lang daw po muna siya sa lahat ng ginagawa niya. Tapos kapag lang ng space. Pag naumay na siya, dapat nag-aantay ka lang. Ha? Scolored. Ganon. Yung ano nun, yun ang interpretation nun. Pag napagod na siya, dapat nandiyan ka lang. Tama? Correct. Opo. Gusto ko na andiyan ka lang, Jane. Pero, meron akong iba. Papakasarap ako, maglandi-landi ako dyan. So ikaw, bahala ka dyan. Kung gawin mo kung anong gusto mo, gawin ko kung anong gusto ko. Pampangit, di ba? Di man kayo high school. Ang lakas mo. Di ba? Tsaka ikaw eh. Buti na lang yun yung kasal nila. Hindi mo kailangan ng annulment. Oo, no? Yung kumaga, no. Just for the sake of ano lang. Ceremony yun eh. It. Ministerial lang yung ginawa nila eh. Kasi kung yan eh. Sa puso lang inukit yan, hindi yung baga, hindi sa batas. Kung may papel-papel yan, ako, mas mahirap, di ba? Pero hindi naman namin sinasabing madali lang kasi emosyon mo yung nakataya dito, di ba? Yun yung nasaktan. Papa Jackson, yung sa bahay po, may mahabol pa kaya ako? Kanino nakapangalan bahay? Ay, oo nga. Sa kanya po. Wala. Unless, magkapatulfo ka. Naku po.
baka mahabol yung idol niya. Hindi, ganito, ano? Alright. Sa kanya nakapangalan bahay? Opo. Okay. Di Bonbon, may inhulugan doon, tama? Opo. Okay. Yun na po ang masakit eh. Okay. Ang sabi sa akin, wait, wala ka namang naitutulong eh. Wait, magkano ang dinown? Ang bayad po namin nung time na yun is nasa 90. 90 po. 90 ang dinown. Kanino galing ang 90,000? Sa amin pong dalawa. Okay, so hati kayo. Wait lang, wait lang. Meron ka bang kasulatan na hati kayo sa 90,000? Wala po. Wala, alright, sige. Kasi yung, balikan natin, kasi yung kasal ninyo, hindi kasi legal na kasal, tama? So the house will not be a conjugal property. Kung kanino lang siya nakapangalan. Kanya lang. Unless may kasulatan kayo na inyong dalawa yon. Opo. Alright, so yung bahay, nag-down na 90, tag 45 kayo doon? Equally into half? Opo. Gaano katagal na kayo naghuhulog? Iti-take out na po yun ngayong November po. Parang pizza lang, no? Tinake out. Tugo pa? Pasama po tissue. Tsaka hot sauce. Teka lang, kailan kayo nag-down na 90, wala pang mina-monthly? Kumbaga, turnover pa lang. Opo, turnover pa lang po. Wala pang mina-monthly? Wala. Diba meron na yun? Hindi pa pwede kasi nag-down na po yun. May monthly na po yun. Natutal na po is... Ayun, wala na nga. Wala kaming pantawag sa Saudi. Oo. Baka tumawag ulit siya. Anong payo natin sure, sa kanya? For sure na nanonood naman yun. Anong payo natin sa kanya? Ayan natin yung bahay kasi that will settle itself. Legal, oo, papel, diba? Ano yun eh? Legal document yan eh. Correct. Wala nang... Wala tayo pwede payo dyan. Oo. So, ang ano lang, ang aspeto lang na pwede nating, you know, tulungan siya kahit o paano. Emotion yung sa relasyon, eh. Diba? Eh... Kung dun sa tanong niya, di ba sabi mo nga, tama ba na nagpapadala ako? Yun yung tanong niya eh. Tama ba nagpapadala ako? Kahit mayroon akong anak, di ba mayroon akong ibang obligasyon yung ibigyan sabihin. Hindi ko na tanong kung nagbibigay ba sa bata. So, di ba, alam mo na nang ang sinasagot mo na kasi Jane yung tanong mo na hindi. Kasi, ba't ka nagpapadala dyan? Eh, naawa. Di ba naawa? Alam mo, minsan you will always have the heart for someone na minahal mo dati. Di ba? Ganun yung kanyang ano. That's not that, hindi na pagmamahal yung nararamdam niya, compassion. 'Di ba? Diba? Saka isa pa, bukod sa awa, ano eh, alam mo yung sabi mo nga, 'di ba, yung gusto mo ng kapalit eh. 'Di ba? Baka yun 'yon. Diba? Tinutulungan mo dahil umaasa ka na baka ma-realize siya na at tinutulungan ako nito, 'di ba? Balikan ko kaya. Pero alam mo kasi hindi ka na niya mahal. Eh. True. Hindi ka na niya mahal. Sinabi niya na yun, di ba, ng diretsahan. So, 3 weeks pumunta niya, wala man lang kaamor-amor, wala man lang... Mm-mm. Dapat nga miss na miss mo. Nakawakan, di ba, mag-usap, di ba, kahit... Mm-mm. At hinayaan mo lang na lumipas yung 3 weeks, isang buwan, di ba, pinabalik mo ng ibang bansa ng... Ganun, di ba, parang, sige, umalis ka na, di ba, na hindi ka man lang humingi ng sorry, hindi ka man lang tinapos mo na, di ba, wag na. Ayaw na kasi. Ang gusto pa, nung isang cute, eh, diyan ka lang. Diba? Meron akong iba, hayaan mo ko dito, pero diyan ka lang. Gusto ko let lang diyan ka paint the town red. Diba? As ano? You wait nga lang. Para ano? Para ako mag-i-enjoy ako dito. Ikaw, bahala ka diyan. Antayin mo kung kailan ko gustuhin balikan ka. Wow. Mm-mm. Ano ta? Spare tire? No? Kung kailan lang mabutas yung ginagamit mo. Tsaka mo lang siya, diba? Kakailanganin. Tsaka yung moment pa lang na nanghingi ng space sa kanya. Hindi kasi ako naniniwala sa space. Space? No? Astronaut kunyari ito. Lang yung space. Gusto niyo maging astronaut. Yeah, diba? Kung mahal ka ng isang tao, kahit gaano kahirap, walang space dapat. Space, alaki ng space. Totoo, no? Yung keyboard. Oh, space. Tsaka ibang iba, iba yung space na gusto niyo. Yung space pa talaga yun. Diba yung iba nanghingi ng space, anong nangyari, diba yung wala lang, diba yung wala muna, ano muna tayo, pahinga muna tayo sa, pero hindi magkakaroon ng iba, hindi magkakaroon na malabo mangyari. Oo. Lagi kasing pag nagkaroon ng space, laging pwede may magpuno nun sa space na yun. So, dapat actually, walang space sa lahat ng relasyon. Kung magsispace ka man, makapaghiwalay ka na lang kaysa magspace-space ka pa. Space o relasyon. Diba? Diba yun yung ano nun eh. Walang space-space. So, huwag ka na umasa, no, Jane? Kung na, oo nga. Hindi ko lang makakatawag ka ulit. But, feeling ko ano eh, yung relasyon ni Jane, ano eh.
Kaya sinabihan siya mag-antay siya para yung kung ano man ginagawa ng lalaki, if it doesn't work, ay yung lalaki, diba, mag-fail, may fallback siya. Oh. Si Jane yun. School? Diba? Lantarang sinabi na, oh, ano ka, fallback, diba? Ganyan eh. Or, magdiyan ka para maging ano, rebound lang. No? At ang pangit kung ikaw lang yung fallback, diba dapat ikaw yung laging first choice? Correct. At hindi naman, hindi pwedeng gano'n. Yes. Dapat nga yun, diba? Dapat yung only choice. Yes. Correct? Yes. Truth. Tama yan. Hindi yan, Jane, sa ano, hindi... Kasi si Jane mabait eh, di ba? Yung puso niya matulungin. Pero... Hindi, tanga siya. Iba yung mabait. Sa bagay. Sige, iba yung mabait, Brad. Pero, kasi... hindi lalokan pa tayo. Totoo naman, tama. I would have to agree. Pero, hindi sa pagiging madamot ati Jane, ha? Pero may mga bagay na kailangan wala kang kasalo. Yun lang yun. Tama, so, tama yan. It's a no for me. Di ba? Real love demands exclusivity. Correct. Naniniwala ko dyan. Correct. Di ba? Real love demands exclusivity. So true. Oo, kasi hindi pa pwede. Hindi shareable yan. Tama. Dapat lahat ng tao parang penguin. Bakit? Ang mga penguin. They have one mate, one mate all their lives. Diba? They raise a... Okay. Hindi ganyan tunog ng penguin. Ganon! Ayun, parang nabalik. Tsaka bakit may, ba't may ganun yung penguin? Bakit may ganun ba sila? Ay, ibon. Hindi naman na ganun eh. Ganun lang sila. Wala silang ganun. Meron! Wala. Meron lang. Hindi ba kaya nakita penguin? Hindi. Dito tayo. Ganun, meron silang ganun. Parang robot yung penguin. Parang android siya. Sorry. Ano ba? 8721-2429 Ano number? 8721-2429 Di ba Jim? Si Jimbo nakikinig. Ah, si Jimbo. May sakit ano, si Jimbo? Ano masasabi mo, Jim? Ha? Hindi ko alam. Kasama niya nakikinig yata si Ukong, si Martin, si D, si Jesse, Junli ng San Mateo Rizal. Hindi ko alam baka nagiinom ito si Jim. Nakalip siya, nakalip siya. Like, kasi may trangkaso. Nung ano pa yan, nung actually yung last week pa yan. Oo, nakita ko nga din siya na nahihirapan dahil sa bentalador. Sabi niya, dahil siguro sa bentalador, niya. Kaya ako nagkasakit, sabi niya. No. Ganun din ako eh, bentalador, nagkakasakit din ako. Kaka-vape niya, kaka-vape niya. Ha? Huh? Ay, wow! So, dami. Kaya ikaw, wag ka namang vape. Uy, hindi ako nag-vape! Baka bakit? Oh, nag-vape eh, hindi naman siya nag-vape eh. Oh, pero nagkasakit siya sa bentalador. May mga tao talagang, pero hindi si Jim, makapal kaya yung balat. Grabe naman. Diba? Hindi na kaya ta kasi ano, mga kayumanggi. Kayumanggi. Kaya hindi hala tayong kapal or nipis. Si Jim? Oo. Oo. Yeah, yan eh. Magpagaling ka, Jim, ha? Ikaw. Malapit nang guminhawa ang buhay niyo. Nako, ito, kanina lang pinag-uusapan namin eh. At least ako natutuwa talaga ako dyan sa part na yan. Ay, magkakawatcha tayo. Yun talaga yung naisip ko, di ba? Kasi hindi na sila magmumotor. Si alam mo, kailan mo, yan na yung pangalan yan. Ako si BB ko. Di ba? Jim, no? Angas mo nun. Feeling no? ko yan na pangalan yan, BB ko. Si BB ko, pagbukas mo ng pintuan. Si BB ko. No? Angas ni Jim. Uy, guys. Nako, ba magsakit? Guys, kami nga pa lang sa energy. Baka magsakit yung tropa. Ah, tropa. Tropa, tama, tropa. Masaya yun. May tropa sa sakyan. Gilusat mo yan ha. Ano parang si Jim sa Tibo? Jim, joke lang. Ito naman. Oo, napakabait ng tao nito ni Jim. Yan yan. Ganyan gusto niya na eh. Oo. Oh. Oo, napakabait nun. Tsaka napaka ano ni Jim. Ang nakita ko talaga sa kanya ugali, pinakanagustuhan ko, faithful siya. Yan. Yes. Tama. Actually, tinuturuan nga niya ako. Alam mo ba, Kara, ganyan. May mga advice siya sa akin. Wow, Kara. Ba't parang pareho kayo? Ba't pag ginagaya natin yung isa din eh, no? Parang pareho lang. Hindi, si Jim kasi parang isalita, Hindi ko na, no? Ganon. Hindi ko na, ganon. Korean? Oo. May pinapanood akong Korean na ano, zombie-zombie. Ano nga yun yung Kingdom? Inaabangan ko yung kasunod. Oo, ipanoorin niyo yun ah. Kaya lang Netflix, may Netflix. Lalabas yata yung bagong season ng ano. Ako naman may nakita ko sa Facebook, shinare ko, parang Korean siya, na parang yung mga nakikita niya sa paligid, may oras yung kamay. Yung parang 100 days ba yun? May si oras. Justin Timberlake ba yan?
Hindi Korean eh. May mga ay, oras sa kamay. So pag may halimbawa nakita kita, alam ko ilang araw ka na lang tatagal dito sa lupa. Kumbaga may mga tadhana na kung kailan mamamatay. Diba ano yung kay Justin Timberlake? Ano tawag nun? Yan yan. Parang basta. Hey, Korean. Pero ito Korean to. Baka doon lang galing. Doon galing yung ano. Oo, oo parang no? Ganun yung kwento. Ano, tapos pag mag-work ka, ang bayad sa time para mabayad time, mo. Time, oo. Yun ang, yun ang currency, walang pera. Hmm. Yung oras ng buhay mo. It just means na ano, ganun, tapos, na napakahalaga ng time. Correct. Actually, diba? Ang lungkot kaya ng pelikula kasi na minsan maraming mga nasasayang na time. Totoo yan. Meron nga eksena dun, no, no, yung kay Justin Timberlake, yung madedead siya ata. Nanay niya. Nanay niya, di ba? Mm. Yung wala ng time. Tumakbo sila kasi kailangan nila magpang-abot ng... Para ma-reload. Tapos yung hindi... Hindi nag-abot. Oo. Kaya nung ano, kakalungkot, no. Isa yan sa mga, ano, sa mga turnaround film niya, eh. Di ba, coming from a singer. Tapos nag-umakot. Di ba, isa yan sa mga, ano. Ano nga ulit yung panoorin ko nga ulit yun? Ano nga, guys? Malamang alam niyo yun, no? Ang ganda ng film na yun, eh. Time yata yung time. Time. Time travel? Hindi. Time travel. Time travel. Time machine? Time... Basta yun. Ay, no. Si Justin Timberlake. 100 days? Parang 30 hindi, days? Hindi ko alam. Baka ganun? 100 days around the world? In time? In time? In time, yeah. Hindi ko alam. Naguhulaan na tayo ng you didn't title. Say you're sorry. In 100 time, days, may prince. Ayun. Ay, tapos yun parang, oo, oh, sabi mo, binasa ko lang. Yun tapos yung ewan ko, basta tapos yung babae, parang, para matigil yun, kasi meron din siyang time eh, na konti na lang oras niya, 100 days ay, na lang. May nakita siyang lalaki na magpapabago ng lahat, parang ganun. It's about time daw yung pinapanood mo. Sa so Korean? Oo, sabi ni Nicole. Angela Cruz. Pareho daw kayo ng pinapanood. Ah, talaga? Eh, ano yung pinapanood ko? Iba naman yung sa'yo. Iba yung sa'yo, blonde. Buha sa dulo ng batuta. Yung pala... Mali pala yung pinapanood ko. Oras na. Para. Ano yung pinapanood ko pala? In time daw, in time. In time. Akala ko, ano... Nabaliw si Susan sa Arnibal ni Ronald. In time. Ano? Kala ko yung pinapanood ko, maganda rin kasi yun eh. Nagsasalinan sila ng ano, sagot. Arnibal? Arnibal, kasi... Ay, tawag na. Pumati yung mga bago tumuloy. Sige. Pumati po to OFW London, Lily Esteban, Luella, Summer Wayne, Ekrel. Happy viewing to Virginia Yuen, Shafia Gabriel Gabero ba ito? Arlene. Si Rolo. Ito yung mga maganda sulat pero mahirap basahin eh. Yung sobrang ganda. Oo, oh, nakakapikon na. No? Tignan mo tsura. Daming ano. Regine Reda, Redaha, Joanne Mayores, JR, Crizel Ann, Edely Zapanta, at Nika Inesio. May mga sulat na pangit pero basta mababasa mo. May mga sulat na maganda pero ang hirap basahin. Happy viewing to Miss Emmeline Onag, Shed Nadello, Carissa, Hamo Adrian, Lean, Librezana, Queenie Patak, Lenny Agustin, Eliza, Kutsuzawa, Mine, Yabs, Jai Jai, Yats Corpin, Lisa Castillo, Cecilia Ruiz, at hata members ng Cardiac Soldiers from Good Knife siya. Like to say hi to Cardiac Soldiers din, si Maylene De Chavez, Joanna Digala, Jean Abadjano, Amabel Morta, Aliaza, Ragojos, Lloyd Bisnar, si Chini Nika Nahito, Shilo ah? Shilo Wang. Totoo to. Shilo Wang. Sheila May Wang. Kat Aldiano, Crisaldi Anna May, Gwen Joy Arlene, Hillary May, at Liz Dolentino. Happy listening po. Happy viewing. Si Philip Art Floyd Coloma Binuya. Ay, oo nga, in time tama nga yan, ha? At nakikinig din sa atin, nasa biyahe daw, ha? Mag-ingat kayo, pauwi ng Bulacan. I don't know. Gisingin nyo ang aming driver na si Kuya Doy at pabati na rin si Tita Tatiana Navarro at kanyang anak na si Vania. Thank you so much, ha? Space na lang, hindi siya spare tire, ha? Pabati po ang Mami Jocelyn, Tin Javier, si Raquel Carino, Melody, si Honeybee, si Crystal, ang Team Warriors, Cardiac Team, Panga, Team Power Rangers, ang daming team, Team Caritas, Team Cardiac Nation, Cardian, Team Soulmate, Team Ibugs, Team Cardian, Team Butter, Ballers, Cardiac Babies, Team RJL Banawe, Kuya Joseph, Atilani, Emon, Ronnie, Jose, Ray, Joven, Dave, Kevin, Ron Emil Garcia,
Harlan Carino. Happy first monthsary sa Cardiac Soulmate daw, ha? Ni bago na naman. Oo. Oh. Camille, Georgie, Carl, Catherisa, Ariane, Hurinea, Ali, Gian, ano to? Janica ba to? Janisa, Julia, Jaina. Jaina! Si Mean, si Jeanette, si Jari, Rochelle, Laika Joy, si April, si Anna, si Alona, si Larde, Leo, Pedrigones, Jesse, Con... Laks, baka mayaman ng tayo yung ano, apelido. Nilda, Lunar, MJ, Solitana, Maribeth, Bagunas, Sally, Hendrix, Annalie, Soto, si Jasmine, Sokena, ito, naka-print, Cardiac Friendship Club, Jeng Bartolo, alam ko to, Comic Sans. Oo, ang font, Comic Sans MS. Grabe siya. Font size 15. Si Jeng Bartolo, Cheche Sadia, Melanie Maniit, Chris Repalda, mga maglalaro sa pera o ba yung tusuot lang, underwear lang, si Lan Gray, si Prince Salsa, si Luth Likudan, si Ruthlen Gukan, Terence Jones, Ana Besin, Ann Kyoko, si Aiko Nishino, Diana Rose, Akupan, Red Viste, Salome Cabigas, Estela Ulila, Joan Degala, at si Jonah Almanzor. At ano, naka-bold pa, di ba? Bold, oo nga. Okay. Rosemary Pambi, Geraldine Doliete, Gina Rindoliete, Nympha Tumol, Angeline Burgos, Antoinette Capistrano, Sheila May Cahiti, Kia C, Tatin Velasco, Justin and Jamaica May, hello. Hi din kay Viona, Lovely Ann, Lauren Balavag, Mary Jane Egal, Jane Candelario, Nelma Rodillas, Joella, Jenaline Mamilu from Rose. At hello din kay Evelyn Del Castillo, Ninya Feliz, Elrico Alaysa Marisan Juan from Pagsanghan, Laguna, Cardiac Team Panga. Hello po sa inyo. Emily Hako, Bobo, Dana, Piano. Tama ba? Maribeth Aquino, Rona, Cubanos. Ano kinakanta mo? Clark, John Family, Princess Joanne, Eliza, Bonakit, Hyper, Hugot, Nido, Mami, Glenn, Mother Camel, Angelica, Chelsea, Lorna, at Yon Star. Last, si May Ann Carion, Jane, Kathleen Villarus, si Annika Balanay, Tinjoy Ompango, and Anna Marie. Buntis daw yung... Hello. Yung asawa ni Butchik talaga. Anong ginawa niyo, Chick? Ba't na buntis yung asawa mo? Gisingin. Daw mo, gisingin, patulugin mo, pagpahingahin mo, uy. Oh, may color tayo from ano, Laguna. Aba? Hello. Ay, lang pala kay Carly. May lang kay Carly na nandito kagabi. Yung nagbigay sa ating karan ng Universal na mamono nakaraan. Yung isang box. Ay, yung galing Laguna ba yan? Oo. Oh, yeah. Okay. Sarap yun. Hello daw. Hello. Hello. Hi, good evening. Good evening, Anne. Hi. Hello. Kumusta? Okay lang po. Ang traffic kasi. Sa po yan. Saan ka sa Laguna, ti Anne? Sa Binyan po. Ay, yeah, magkababayan pala tayo. Kakalipad lang namin. Ay, talaga? Like last week. Saan sa Binyan yan? Sa mismong bayan ng Binyan? Sa South City Homes. Hindi pa ako familiar pero yun South yung pangalan ng subdivision. Oh, malapit-lapit yan sa amin. Oo nga, minsan makakasalubong kita. Oo nga. Pero okay. Anyway, bakit ka natatraffic? Saan ka ngayon? Nasa SLEX. So, SLEX, papunta kang Maynila? No, pa-uwi na. Pa-uwi na ng Binyan. Traffic sa SLEX ngayon? Oo, lalo na dun sa part ng Skyway. Magbabalik na ng pangalan muna eh, pasamantala eh. Ano muna? SLEX pa rin, iba lang meaning. South? Slow Luzon Expressway. Yung pala yun? Timing na timing naman yung pagkakalipat mo, ano? Eh, oo nga eh. Ayaan mo, by December yata, sana may kaginhawaan na tayo dyan sa ano. San ka dati yan? Sa Pasig, tumawag na po ako before. So, Pasig ako dati. Ba't nyo naman naisipang lumipat ang Binyan, Ann? Kasi po sa Pasig, we live in a condo. Tapos parang mas makakatipid kasi kami dito sa Binyan. Mm-hmm. Kasi tapos na siya, so we don't have to pay for anything. Ah, so may ba? Ah, okay. The condo naman is my boyfriend, pero sa brand, okay. Mas mahal. Fairness, ha? Nakakatuwa naman yung ganyan, ano? May bahay kayo dyan.
Sige. Uy, Minsan, makikikain kami, ha? Ako na lang, ha? Pupuntahan kita, kala mo. Okay. Sa Makati, pupunta kayo sa the beer and the food. Ay, social. Yes. But anyway, o, eh, napatawag ka bilang nasa traffic. Anong pagkikwentohan natin ngayon? And... anyway, tinatry ko tumawag last time pa, pero hindi ko alam na yung migration ng 7 digits. Oo, to 8. Anyway, ngayon, na-figure out ko na siya, nire-research ko habang traffic. So, para maiba naman, hindi ng love life, about friend naman. Yung tatanungin ko. Anyway, meron kasi akong friend. We've been friends since 2012. Okay. Tapos, nagbablog-blog kasi yun. Mm-hmm. Oh. Dito maraming vlogger. Medyo maraming followers on Instagram, ganyan. So ngayon, yung ako and yung dati kong office mate, nag-put up kami ng online shop. And since ako, iniisip ko na yung close friend ko na nagba-vlog-vlog, syempre, super close kami, like, ginangasan ng mga anak ko, ganun. I asked her kung if she can model for the shop, ganyan. Thinking na walang bayad or whatever. Okay. So she agreed. And then, maya-maya, magkasat kami sa messenger nito. Maya-maya, nagsabi siya na gusto niya, ang bayad niya daw is one each of all the clothes na she's gonna wear in black. Kasi she loves to wear black. She only wears black or white. So, since okay lang naman, nag-agree na rin ako. So, that's what happened. And then, photographer din kasi siya. I asked her if she can use na rin her camera. So, she went to the condo, nag-shoot kami. Ako yung nag-shoot sa kanya. I use her camera. Ganyan. And then, after the shoot, yung, di ba may feature yung camera na you can transfer it immediately to your phone. So, that's what she did. Transfer niya na sa phone niya. And then, pinost niya na on her Instagram. Nag-post na rin siya ng mga stories niya on Instagram. Basta ganon. Pati sa Facebook. Tapos sabi ko, bigay niya rin sa akin yung copy para makapag-post na kami. She sent naman, pero like, basta super konti. Super konti lang yung sinend niya. So, saan dito nung nag-shoot kami? Hello? We're here. Yes. Yeah, sorry. So, san dito nung nag-shoot kami. And then, sabi ko, sabi ko, di ba, isend niya sa akin. Sabi niya, isa-charge niya lang daw yung camera pag-uwi niya. So, hindi niya sinend. The following day, after she can send it na, ang sabi niya, ita-transfer niya lang daw sa laptop. Tapos, edi, okay. Tapos 2 days after, nag-message ako sa kanya kasi kinukulit ko siya to send it na to me. Sabi ko, we have a logo na. Ang kailangan na lang would be the photos, ganyan. And then sinisin niya ako. Sinisin doon niya lang ako. Tapos sabi ko, sin donor, gano'n. Tapos sabi niya sa akin, tawagan kasi namin date. Nung sabi niya sa akin, dear, can you wait? Because I'm not even home yet. Kumanin sa. So, clearly annoyed sa, di ba? Kasi nangungulit ako sa kanya. Well, annoying din naman kasi yung zone na. Yeah, I know. So, anyway, di hinayaan ko na. After 2 days, nag-message ako sa kanya. Sabi ko sa kanya na feeling ko she's not excited and feeling ko hindi sa supportive because nga, na-post niya na, I just don't understand kung bakit she can afford na to post on her Instagram the photos and all. Pero she can send it to me, blah, 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 blah. And then, sabi ko, I felt disrespected because sinisin mo ko, pwede mo namang sabihin, diba, na hindi mo pa masasend or kung for whatever. Kung ayaw mo, parang ganun. Oo. Feeling ko, so anyway, edi, so she replied. Sabi niya, why are you disrespected? Sabi niya sa akin ganun. Parang, anong tawag doon, nagahabol daw siya ng flight, blah, 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 blah. I just can't sit right now, kaya hindi niya daw maisend sa akin. Tapos, hinayaan ko na siya. Sabi ko, sige, sabihin mo na lang sa amin kung kailan mo masasend. So, I can tell Miel. Miel yung office mate ko na partner ko nga. Tapos, sabi niya, ang sagot niya sa akin, then tell her to wait. The world does not end tomorrow. Yun yung sagot niya. Nagkakainitan na kayo.
Nakaka-intrigue. Medyo nakaka-intrigue. Sino kayang vlogger to? So, diba sabi? Napaisip tuloy ako. Well, marami naman siyang followers. Pero anyway, mm-hmm. So yun yung reply niya. Ang sagot ko lang sa kanya is, nakain sagot ko sa kanya. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko ganun. Tapos, days after, kasi feeling ko wala na siyang plan to send it, I tried to get na lang the photos from her Instagram. Oh, kasi pwede yun, di ba? You can just grab it. Okay, yeah, diba? Kahit medyo, syempre, putol-putol na yung nasa Instagram, di ba? Apparently, nung binisit yung Instagram niya, naka-block na ako. Ay, ganun, binlockan niya. Yeah, she blocked me. Oh. Tapos, baka na-stress na siya. Sabi niya, tama na nga. So, taga lang, saan part kayo nagka-stressan ulit? Doon lang sa pagsisend? So, sabi diba, she's supposed to send you the pictures, di ba? Ganyan. Yun yung usapan niya. Yeah. Pero kasi she said kasi na, I'm gonna send it to you. I mean, nagsabi kasi siya na isa-send niya, right? Pero yung nangulit na ako, biglang ayon. So, ganun lang, nakulitan siya sa'yo. Eh, yes. Eh, parang okay lang naman mangulit ka, di ba? Kasi, you know, kasi we're really close friends. Correct. At saka, usapan niya, you have a deal, di ba? Actually, yes. Plus, ano eh, anong tawag doon? Na-post mo na eh, on your Instagram, on correct. Your stories. So, that's what I don't understand. So, edi ganon, di ba? Correct. And knowing her, she's a good writer kasi, but hindi siya magaling makapag-usap. So, I was trying to call her, but cannot gigit yung phone niya. So, chinat ko na lang siya. Sabi ko, why did you block me? Tapos, short lang, tinatanong ko siya kung ba't niya ako blinock. Tapos, sabi ko, na-bend ko siya ng narcissistic. Kasi, dati naman talaga, ganun talaga siya. Pero aminado naman siya about it. Sabi ko, ang selfish na lang because, parang pwede niya namang sabihin kung pwede niya akong bigyan ng timeline, right? Pero ang ginagawa niya, sinasagot niya ako ng pabalang. Sabi ko, I ask nicely. Sabi ko ganun. Pero... So, lang, kung hindi niya ma-send yung mga photos, no, ano, what's the reason? Anong... Because nagahawal daw siya ng flight. Sabi niya, hindi lang daw ako may inaasika. So, blah, 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 blah. Hindi, pero, diba, when it's readily available, gaano ba kahirap yung mag-send ng picture? Na-post nga niya eh. Actually. Plus, ang plan initially, dapat isi-send niya daw sa Viber para maganda, para hindi masyadong masira yung quality. Pero oh. Since nag-away kami, mas maganda sana sa ano, Viber to. Ay, sorry. Sinend niya na lang sa Messenger. So anyway, ang sabi niya sa akin, toxic friend daw ako, nakakapagod daw akong tulungan. Nakakaloka, naloka lang ako because, she never went out of her way para tulungan ako. At saka never ako nag-ask ng help pala sa kanya prior. As in, puro advices lang, so Messenger. Pero ganun din ako sa kanya. Ako si Alias Lando. Meron kami kasama dito si Alias Lando. Siya yung mag- Ay, so ngayon... Tuloy ang kaso, ha? Ay. Ano tuloy ang kaso? Ito kasi si Anne. Tapos na ang kaso. Sorry. Nag-block na sila. Un-updated ka ba doon? Hindi. Sorry. Hindi ko siya alam. Ako din, hindi naman siya alam. Pero ano nagiging... Trending yun ngayon. Trending. Basta tuloy ang kaso. So, teka lang. So, ngayon, kumusta na kayong mag... Ngayon, friend pa rin kayo? What she did... Kasi nag-argue kami and I kept on apologizing like more than twice kasi sabi niya, parang... So, if you kept on apologizing more than twice, so marami na dapat kept. Okay. Okay, sige. Okay, last ko na yun. Namamalak pa si Papa Jackson, di ba? You kept on apologizing. Okay, sorry, hindi ako marunong mag-English. At tapos... Anyway, hindi kasi nung time, nung night na yun na nag-usap kami sa Messenger, sabi niya, she felt insulted because daw, parang inano ko, ano nga tawag doon? Ininsulto ko daw yung friendship niya with me because sinabi ko na hindi siya supportive and hindi siya excited
when she went out of her way para mag-drive doon siya sa condo, she did daw her own makeup and ginagamit ko rin yung camera niya. And bakit? She, bakit ganun? Blah, 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 blah. So na din daw mag-drive. Teka lang, ba't ganun yung ano nyo, no? Yung away, kung away man yan, parang it, ano, blown out of proportion. Parang, teka lang, so, parang, ang simple lang, di ba? Ang simple lang eh. Ba't parang biglang, ano, ang laki niya biglang. I will be biased sa magiging sasabihin ko, ha? Okay, ano yun? Because dalawa silang babae. Ah, ganun ba yun? Oh. Eh, kasi, di ba, ano, grabe yung... Iba ano, kasi yung dynamics when same mm-hmm. scenario at lalaki yung sangkot dito. Iba to. Actually, that's true. Pero, Papa Jackson, nag-sorry, yung na-explain niya yun sa... Wait lang, at stop! Oh, stop daw, stop daw. May tanong ako. Gaano kalalim ang friendship ninyo? Well, we've been friends nga since 2012. Ninang siya ng mga anak ko. I've always been there for her then. Kasi medyo suicidal yung taong to. So, like, alam mo yon. Ay, nako, ganun. Tapos, alright, wait, ganito na. Okay, ganito na. Ano ba talaga ang deal ninyo? Were you wait lang. Sige. Were you supposed to pay her? Was there a specific deal? Ano ang deal ninyo doon sa pag-shoot? Ano? Kasi ganito yan, ano? Ito, panahon na para malaman, maintindihan to ng lahat. Ano? Okay. When you have a friend who's a vlogger, mm-hmm. who's got many following, maraming subscriber, you have to remember that it's not just about subscribers. Your friend worked hard para magkaroon siya ng status to a point na kukunin mo siya na mag-model ng damit na paninda mo. Mm-hmm. Diba? Yeah. Ah, tama, okay. Diba? Oo. Ako, Papa Jackson, sorry ha. Mm. Super singit lang. Sige, super. Kinuha ko siya kasi payat siya. Not because of her followers. Ba't hindi ko kinuha? I shocked the next time. Payat pala hinahanap. Whatever, you know. I mean, that's her commodity. And for her, to her, that's for sale. But anyways, I'm just saying, pero kung may usapan naman kayo, na meron kayo arrangement, this and that, wala namang problema. Now, mm-mm. ganito yan, ano. I think something happened along the way that hindi mo nababanggit dito, ano. Meron kayong, ano, may nag-copy ko nang kayo sa isang bagay. Kasi, ganito yan, ano, ate, alright. Doon sa part na she did not give you right away yung photos, ate, ginagawa yan ng mga talagang ano, yung mga nagpapapicture. O ang bako, kinunan mo ako, I will not give you photos that I don't like how I look like. Mm-mm. Sa picture na yan. Hindi ka mabigay sa'yo yan, pipiliin ko muna. Yeah. Alright? Nanghuhula lang naman ako. I'm just saying. Now, on the other hand, I think what got your friend, ayun lang sa nakwento mo to ha, hindi ko alam if sa... Meron pang ibang bagay na nangyari. But I think what got your friend is when you told her, since owner. Mm-hmm. Diba? Kasi, mm-hmm. nung sinabi mo yan, babalik at babalik siya dun sa puntong, I drove to your place. I lent you, diba? Pinahiram kita ng camera ko. Mm-hmm. Diba? I'm just asking you to please hold your horses. Diba? May ginagawa lang ako. May iba pa akong pagkakaabalahan. Diba? And especially so when you told your friend na hindi siya supportive. How come I'm not supportive? I went all the way to your place. Brought my own camera. Diba? And you have the audacity to tell me na since someone na hindi ako supportive. Yeah, that's true. I agree. That is why nung na-explain niya na sa akin, nag-sorry ako nang nag-sorry sa kanya, pero nakikipag-argue lang siya na nakikipag-argue sa akin. As in, hindi siya nagsistop. Like, she said na wala akong napapala sa friendship na to. Sabi niya ganon. She might be right. Hmm? You cannot take that against her. She might be right. I mean, I told her, wala rin naman ako napapala sa friendship na to. So it was the wrong reply to begin with. Wait lang. She told you. Te, oy. Yeah. Hindi kami yung kaaway mo, kumalma ka. She told you something nasty, you replied with something nasty. Of course, mag-aaway kayo, lalaki talaga to. Yes, tapos nung huli, basta nag-sorry ako sa kanya, wala eh, ayaw niya. So, edi wag. Ay,
Baka kasi kumamainit pa ulo din. Ayun naman pala eh. Ano pag-usapan natin? Ayun naman pala eh. Hindi. Parang ano kasi, I mean, nagtataka lang ako na parang you'd sacrifice talaga the friendship even after mag-apologize ng tao. No, ito, sorry ha. Don't bring it to another context. Pag yung kasi yung sinabi mo, iniiba mo na yung kontesto ng away eh. Nilalayo mo na sa talagang pinag-aawayan ninyo. So, hayaan ko na lang siya, no? I don't know if you're willing to lose a friend. Diba? I don't know if you're willing to lose a friend dahil sa bagay na to. But when you said, diba, ano sinabi niya na dahil lang sa, ano yan? Can you repeat that what you said? Dahil which lang sa... Yung wala sa napapala? Oo. Hindi. Anyways. I mean, ganito ano. Try mong ano ate, backtrack ka ng kaunti. Try mong i-analyze na. Yung pinag-aawayan ninyo, hindi na yung pinag-ugatan. Iba na, nagpatong-patong na. Naghanapan na ngayon ng mali sa bawat isa. Which is not something that you have to do. You have to pinpoint the problem and diba, work on it. What's the problem? That's what I want to happen nga po eh. Hi. Pero... Well, apparently, the way you talk, hindi yan ang gusto mangyari. Hindi, sabi ganun ako nung una sumagot. Pero nung patapos yung convo namin nga, sorry nga ako ng sorry sa kanya. But you have to remember, baka nararamdaman ng tao, you are apologetic because you want something from her. No, kasi that time po, sabi ko sa kanya nga, kung ayaw niya na rin isend, edi wag. Ngayon, ang ginawa niya, sinend niya naman na, tapos nag-thank you lang din ako. Nag-thank you naman ako na maayos. Sinend niya? Sinend niya. Like, pero after, ano pa, after ilang days pa rin after namin mag-usap. Kailan ba yung shoot nangyari? 2 weeks ago ba? I can't even remember. Excited ka lang kasing gamitin yung picture, kinulit mo eh. Sana eh, pinabayaan mo lang send sa'yo eh. Oo nga. Sana kayo problema ngayon eh. Yeah, parang namali pa tuloy na kinuha ko yung kaibigan ko. Hay, nako. Mm. Yan lang po. Kailangan ba ng payat na model? Oo. Eh, si Sheena, si Sheena. Alam ako na sayang eh. Ano ba na may... Sabi na lang, si Kuya Chico na lang. Talaga ba? Kasi may mga crop top kami eh. Wow! Crop top ba? O Kara, go! Wow! Grabe siya. Oo nga, si Sheena, kung payat pala gusto mo. Bagay lang siya, gandang Kara. Ano ka ba? Eh, Kara! Si Kara kasi voluptuous. O, pak! Voluptuous. Voluptuous. Magkaiba kasi yung payat sa voluptuous. Voluptuous. Diba? Pastel po, pastel. Tigilan niyo ako, ha? Ha? Pa-spell daw, tigilan niyo ako. Voluptuous. Hirap talaga ako sa spelling. Thank you. Ang tanda ko na yung receive ko, nagkakamali pa ng spelling receive eh. Actually, nakakalito talaga. Lagi kong chinichin, dino-double check yan. Yung committee. O, di ba kung ano yung double? Di ba yung no? Address? Address, oo. Address, business. Di ba yung mga ganyan? Di ba, kailangan mo tignan. Ano ba itong spelling ng ano, salitang Japanese? Teka ka? Japanese. No. Anyways. Okay. Ano maganda, ano? Magtanong ka kay Kara kasi kami, away babae kasi ito ate. Di ba, ano? Unique to sa babae, sorry ha. Itong usapan na to, this will na, will seldomly, yung paano kayo nag-away ha, it will not unfold pag lalaki. Mm-mm. Unique sa girls to. Oh, malaki yung chance na iba yung... Iba yung outcome nito pag lalaki. Tama. Hmm. Pero nagpa-advise din naman po ako sa common friends namin. I mean, masado nga pong ano din naman. Nakita din naman nila kung paano ko kausapin nung friend ko dapat. So, I mean, hindi naman at saka, ako people that... Oo, at saka, alam mo, na-realize ko lang din, ano, you talk sa ano, sa prop... Ano, sa chat? Oo. Diba, yun talaga yung pinakamahirap na part. Kasi... Oo, totoo nga. Pag kasi... Kahit kilala mo yung tao, pagka nag-chat, iba pa rin, pwede mong bigyan ng, pwede ibang tono yung nasa utak mo, di ba? Yes. So, depende sa interpretation mo kung paano mo binasa. Ganun eh, doon talaga yan eh. Parang feeling mo, ang angas naman nito, teka lang. So, nag-iba na rin yung mood, di ba? Nag-iba rin na yung tone. So, oo nga. Pero ako, wala. Pero kasi di ba po, parang you never do that to your friends eh. Pero wala, actually, ayan na yan, nangyari na yan, and... feeling ko naman magkakaayos pa rin kayo. Yun lang. Well, ako for me ano, wag mo nang pilitin na lang muna na. Kumbaga parang ano eh, parang sa tubig sa aquarium, 'di ba? Tapos pinulabog mo tapos malabo pa yung tubig. So
let it sit for a while, no? Pagka nag-ano na yan, magsasubside din yan, no? Bababa din yung mga dumi sa ibaba, tapos magiging clear din ang tubig. At saka mo na, ano, saka mo inumin yung tubig. Wow. Ay, sorry, ba't mo iinom? Nakatulong ka doon. Oh, tsaka mo, tsaka kayo mag-usap. Kasi pagka ngayon, syempre, no, galit-galit. So, oo nga. Mga ano, December 24. Wow. Para Christmas na, no? May ano, Merry Christmas sa'yo. Para makonsensya na. Ba't magbati na kayo, ganyan. Pero anyway, si Kara, tanungin natin kung ganyan. Hindi kasi pag mga babae talaga, pareho, pag lalo na panag-away, parehong emotional. Okay. Okay. Diba? Kasi emotional lang mga babae. Mm. Pero di ba, GK, like, you never count what you do for your friends kasi nga they're supposed to be your friends. Yan ang tanong. Are you really friends? Yun ang tanong dyan eh. Oo. We are. Parang whatever you do for your friends, I mean, you do it because, hello, friends mo sila, mahal mo sila, so... Alam mo ganyan daw, alam may pili ko dito, Kara, before you give your two cents. Feeling ko talaga may nasabi itong si Anne. Si Anne. Marami ka talaga sa akin. Hindi, tara mo, backtrack tayo. Look, you ask your friend to help you out. Tama? Ito lang talaga yung sinabi ko. Wait lang, makinig ka muna, dal-dal na ito. You ask your friend to help you out, tama? Mm-hmm. And she did. She actually drove all the way to your place, brought his own camera, diba? And did exactly what you would have wanted her to do for your business. Tama? Mm-hmm. Somewhere along the line, na bad trip yan sa'yo. May nasabi ka, may nasabi ka o meron kang demeanor, may kilos ka, na feeling ko na insulto yung kaibigan mo. Ito, Papa Jackson, sabi ko, ay, ganda maayos. Sabi ko, hi, babe, when are you going to send a photo? Sorry, hindi kita pinipressure, pero Miel kasi is also asking na for it and pinaghandaan na namin lahat. Photos na lang kulang. I know you're annoyed, but to be honest, blah, blah, blah. Well. That part, when you said you're annoyed, I know you're annoyed. Meron ng backstory eh. Baka sa shoot... Kasi diba? Baka, said, I mean, ate, baka sa shoot pa lang meron ka na nasabi. We're not saying that you're a bad friend. Baka hindi mo sinadya. Sometimes we can do things without meaning to harm someone. At diba, parang ano, nakapila ka sa LRT, nakaapak ka ng paa, nadumihan yung sapatos, hindi mo sinadya. But you have to apologize. Mm-hmm. Ganun yun, diba? Baka mamaya may nasabi ka. Na baka mamaya yung kilos mo, baka mamaya, diba? You are so demanding. Yeah. Alam, ganda, ano? Kasi kami tatlo, personality kami rito. Diba? Personality kami rito. And this is the trick. Mga pagbangga, we are not going to play the important role here or the better person or better people sa inyo. But when you invite someone para iharap sa camera, iba yung aura niyan eh. You have to treat that person a certain way para you have to make the person feel good. Mm-hmm. Ay, hindi ko mahirap paliwanag eh. Halimbawa kami sa hosting, no? Pag dumating kami, asikasuhin mo kami. Hindi dahil maaarte kami at VIP kami, kailangan namin yung aura na yon for us to perform better when we go on stage. Feeling ko ganun yun, di ba? Nung iniharap mo sa camera, baka binadrip mo siya. Fine. Ganto kami, Papa Jackson, so it's alright. So, ganto sa all the time, like, so, sa preference kami, ganto sa, sinit ang ganda-ganda ko, so, natutuwa ako sa sarili ko. Tapos, siyempre ako very supportive kasi friend ko nga siya. So, agree din ako ng agree, which is true naman. So, alam mo yun, ay, inasikaso ko sa inong suit. Wala akong ginawang anything. Ayaw mo na kung wala akong ginawang masama, ate. Eh, kung paano magbati ang mga babae, tanongin mo si Kara. Tsaka baka ano magbate, niya, no? Palipas muna. Baka dati naman, nag-away na rin ba kayong ganyan? Never. Never. Ah, so first time pala to. Palipas na muna, tapos pag medyo okay na yung sitwasyon, magpakumbaba. Napakalaking tulong ng pagpapakumbaba. December 24 nga, Ann. Itatapat talaga doon. Sige, ko pa sa December 24. Sabihin mo, magkita kayo doon sa may Southwoods Mall. Oo. Wala taga QC. Ay, ang layo. Pero, inano ko na po sa in-unfriend ko na lang din. I don't wanna see her also, so in-unfriend ko na lang din. Oh, maganda yan. Lalong dagdag issue yun. Ayoko siyang maisip kasi ayoko siyang maisip. So, Oo. Tama, maaayos nga kayo niyan. So. Hindi pala tama
25 na lang. Ayan, December 20. Balitaan mo kami, ha? Ang tagal pa nun, ha? Balitaan. Malapit na, ano ka ba? 60-something na lang. Ilang araw na lang ba? 60-something. 60 days. Exacto, 60 days. Mga ganun. Thank you po. Punta po kayo sa poblasyon. Pag-3 years suspension mo. Ano ba ang business mo, Ate Damet? Yeah, clothes, but I mean, sa work ko. So, like, basta po, ganun. Punta kayo doon. Poblasyon Makati, malapit si Papa Jack. Anong work mo doon, Ate, sa Makati? Baka mamaya may nakikinig akong office mate. Malalaman. Wala, hindi kami sikat. Ano ka ba? Grabe. Anong? Kahit ano, mag-brand to, Zoe. So, Brand? Brand to. So, mamamention ko. Okay lang ba? Okay lang. Carry lang. Okay, Heineken. Ay, social. Beer. Okay. Along? I mean, all of Poblacion, I'm handling. So, punta po kayo. Ay, nakakapagano kami ni GK. Feeling station. Sige po, pag I ever see you, approach mo. Doon tayo kumain, Kuya Chico, eh. After natin building natin, eh. Puntahan natin siya. Hindi ba masarap, di ba? Ha? Hindi masarap. Okay lang. Yung alin? Feeling station. Try niyo yung Kermit Manila, masarap. Siniraan pa yung favorite place namin, ha? Okay, stop. Now, there you go. You see how tactless you are? Okay. Oh, yan, example, ha? Prime example yan. But it's a na 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 na. You see? Okay. Oh, see, yan, ha? But I'm sure you said that, di ba, mindlessly, tama? Or meron ka, unless may intention ka sirain yung brand dito sa programa namin. Wala. So, mindlessly. Tama ba ako, mindlessly yan? Mindlessly, but not to a friend. Yeah, mindlessly nga. Ano ba? Ikot, yeah. Asan ba yung tubo ko? Yeah, I get it. Diba? O, hindi kaya may naganyan ka rin sa kanya? Ay, hindi po. Sure ako mo. Bahala kayo dyan, o. Sabi ni GK, palipasin mo lang. Mga ilang araw yung GK? Araw? Oo. So, December 24 na lang po. Sige. December 24, 2020. Ah, 2020? Gawa na yung Skyway nun. Pwede. Sorry. December. Thank you so much. O siya, mag-ingat kayo pa uwi, ha? Sana hindi na traffic. Tapos na, nasa bahay na pa ako. Meron akong curious question. Ano po yun? Gagamitin mo pa rin yung picture niya? Ha? Gagamitin mo pa rin yung picture niya? Oh, kasi... Sabi nung partner ko, unfair daw kung hindi because we gave her naman what she asked for. Ah. Pinag-effort na kasi namin eh. Pero hindi niya sinend yung kompleto. So, yung contents ko na lang yung pagsusutin ko. Ayun. Ayan mo na, oh. Yeah, oo. Kompleto kami ng figures. Kompleto kami ng figures dito, ah. Payat, voluptuous. Mm-hmm. Ano ba? Grande. 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 Mucho. XL. Lakas mga beer. Mucho. Ganyan. Double light. Ganyan. Anha. Ano ko, makikita kita one time dyan sa Binyan, kala mo. Oo, sige. Sige, ha. Maraming food sa amin. Thank you. Thank you, An. Thank you bye so much. Bye-bye. I know. Agad-agad niyang binaba. Ay, nako. Ay, sino may birthday daw? Sino may birthday? Sino may birthday? Ah, birthday. Si Bacon. Oh. Birthday niya ngayon? Ten. Wow. Dito nag-celebrate. Meron din handaan dun sa likod eh dahil birthday ni Ate Raquel tsaka ni sin yun? Ate Emily. Si Ate Emily. Dahil may birthday ngayon. Oh. So, ang dami na namang cake sa labas, puto, and everything. Madaming pagkain. Uy, sarap ng kinain natin, ha? Ang sarap na nung ube cheese pandesal. Ube cheese. Ah, alam mo bang, nagkataon lang, kasi kahapon yata o kagabi, may napanood ako na, ano siya, tutorial kung paano gumawa niyan. Talaga? Na nag-bake na
Tapos ngayon nakita ko siya ng in person. Oh, ang sarap. Mukha siyang masarap. Pero may puti sa loob. Ano ba yun? Leche flan o karam? Ano ba yung puti? Gusto mo malaman puti? Gusto mo malaman yung puti? Ayaw mo ba yung puti? Gusto mo? Hindi ko amalasahan. Kung ano ba ito? Caramel? Ayaw mo ng puti? Tinatanong ka. Samagot ka. Ayaw mo ng puti? Samagot ka. Gusto mo cheese yun? Ano ba? Cheese? Parang di maasim. Pero may iba pang puti. Gusto mo? Maasim? Kumakain ka ng cheese maasim? Oo. Baka ibang puti yung kinaya mo. Baka hindi. Hindi ko naman. Cheese at saka ano ube. Hindi ko kasi nalasahan yung cheese. Baka matabang ano yung cheese. Ano ka ba? Ang kapal-kapal nga nung cheese eh. Oo. Pero hindi ko nalasahan. Oo nga. Talaga. Ano ba yung puti yung kinain nito? Baka iba yung puti. Baka cream cheese. Puti yun eh. Cream cheese. Ano, masarap yun ah. In fairness, mahal yung cream cheese ha. Oo. Favorite ko yun. Pero yung maasim, cheese. Baka blue cheese yun. Baka nga. Hindi maasim ang blue cheese kay Chico. Masim, ayoko nun eh kasi cheese bulok yun eh, di ba? Hindi blue cheese yung cheese whiz, Cara. Hindi. Blue cheese yung... Kaya sinasabi ko maasim yung cheese whiz, sabi ko. Medyo, medyo. Di ba maparang maasim kasi maalat yung pimiento yun, pa. Maalat. Ay, iba. Oh, parang ganun. Ano may ano pimiento? Flavor. Yung parang, parang siyang bell pepper, parang ganyan. Chaka, chaka, ano yung calamansi flavor ka mo? Ha? Sabi mo lang, di ba? Sinabi mo, calamansi. Wala, wala sinabi. Tingnan mo. Anong calamansi flavor? Sinabi mo calamansi flavor. May cheese ba na calamansi flavor? Wala siya sinabi. Sinabi mo calamansi flavor. Hindi. Hala, ano nangyayari sa'yo? Excuse me. Dadaan ako. Hala. Sige, okay, yung mga ano, wala, yung mga... Naku, yung mga... Sinabi niya. Sige na rinig. Wala, di ba, guys? Wala, wala. Meron ba? Meron. Wala, calamansi. Pinanggit mo calamansi. Sinabi ako, wala. Oh my God. Sinabi mo calamansi. Naku, naku. Ano, I read your mind? Spooky. Sabi mo, ano yung ano calamansi? Tapos naputol ka kayo. Spooky. Meron. Sabi mo, maasim ano calamansi? Tapos naputol ka ni Cara. Binanggit mo yung word na calamansi. Baka hindi calamansi yung gusto mong sabihin nun. Ano pala? Kala. Ano ba? Basa. Sige, okay, payag. Ma? Basa. Calamari. Calamari. Masa siya? Calamari. Calamari. Kasi may suka yun eh. Calamash. Calamari. Ini sinabi mo, ano calamansi tapos naputol ka ni Cara? Baka palaman. Oh, hindi. Actually, sinabi palaman. Ko naman talaga. Kasi sabi mo... Pagkatulungan niyo pa ako, ha? Sabi mo kasi maasim, eh. Sabi, din ako narinig. Cheese. Maasim. Pero anyway, masarap naman yung cheese. Oo. Blue cheese. Tagalog kiso. Alam niyo mga, alam niyo mga, yung mga pinakamahal na cheese sa mundo, weirdo lasa. Oo, yung parang lasang, ano, diba? Kailan lang, someone sent me one of the most expensive, ano, set of cheeses, ano, yung naka-create pa siya, naka-create pa ng ano. Oh, last December nakatanggap din ako. Kailan lang ako? Yung... Oh, yung, tapos alam mo ginawa ko? Siya naman, pero... Tinawag ko lang ako sa bahay at saka yung mga penguins. Pinaupo ko sila sa bahay. Sabi ko, tara, mamahalin. Parang 2-5 isang pirasong ganyan, no? Hmm, yung parang yung apat na flavor sa na 1,000. Parang ganun. Tapos, kinain namin. Sabi ko, pabili ka ng cheese whiz na lang. Okay na tayo doon. So, di nyo naubos? Andun pa sa kwarto ko. Iba kasi ay, sa ref namin. Ano? Nakatikim na ba kayo? Blue cheese, yung kumakain ka ng mga ganyan dati. Yung laughing cow, gusto ko yun. Ano yun? Laughing cow. Hindi mo alam yun? The cheese? Hindi mo alam laughing cow? Wala ko urbanidad. Hindi ko alam yung mga ganyan kasi sa amin wala na tumatawa. Alam yung laughing cow? Yung triangle? Oo. Oo, favorite ko yun. Oo, di. Mahal yun, di ba? Hindi naman so, mahal. Ano yun? Mahal siya dahil konti lang pero yung isang ganun, 120 yan. Nasa 100 pesos. Teka lang, keso ba yan? Oo. Oo. Hindi ko alam yan kahit mga... Oh, masarap yun. In-order ko lagi yun eh. Laughing cow. Laughing cow. Ba't naman siya tumatawa? Inaano ba siya? Oo. Sorry. Ha? Kasi ginagatas si Arnel kasi. Ano? Kinikiliti daw yung gatas. Kaya tumatawa. Kaya tumatawa. Kinikiliti daw sa ilalim. Eh, siyempre, sa baka kinukuha yung gatas. So, habang nag... Sa dodo ng cow. Galing sa dodo ng cow. Ikaw man din tong cow. Ganun. Ay, dako. Tigilan natin yung mga ganitong usapan. 8721-2429. 12-12 na ngayon. Oo nga. 12-12. 11, bakit ba? Ano meron sa 11-11? Make a wish. Kaya nga, bakit nga yun? Pag 11-11, make a wish. Bakit pero hindi naman totoo. Bakit hindi pwede? Kasi 12, parang 12. Lahat man ang wini-wish ko, hindi nagkakatotoo. May nag-wish ako ng 11-11. Di ba dati, lumaki ako na naniniwala na mag-wish ka kapag may dumaang bulalakaw?
Ah, talaga? Oo. No? Nagkakatotoo ba? Dapat daw, at saka dapat, matapos mo yung wish mo, dun sa spa na dumaan. Na nakikita mo siya. Kasi, ano yun eh, minsan matagal, minsan saglitan lang. Eh, usually, pag dumaan niya, nakita mo, wala na. So, hindi ka na makapag-wish. It will take a while bago mag-register. Ay, bulalakaw. Correct. Unless, sobra talagang, minsan may gumuguhit ng matagal eh. Oo. Iba? Aww. Parang halos si ate dumaan, ang ganda sana. Pagdaan niya, gumuhit to. Oh. Ooh, I feel good. Gumuhit sa ilong ko. Ang ganda ni ate. Ay, nako. Gatas. Ayoko ng gatas. Minum ba kayong gatas? Oo. Pampaantok daw yan eh. Pampaantok nga. Gatas, ano, honey, ganyan. Gatas. Napanood nyo ba yung gatas sa dibdib ng kaaway? Si ano to? Si, pinanood ko yan. Si Mylene Dizon. Huh? Gatas sa dibdib ng kaaway. Saka si Kenji Motoki. Seryoso? Oo. Ay, may ganyang pelikula. Oh? Gatas sa dibdib ng kaaway. Hindi, actually hindi. Hindi. Meron lang siyang part na sexy, pero ito was a story of Japanese occupation. Anime. Yung Japanese, yung kawal na sundalo, tinulungan ng Pinay, nagkainlaban sila. Oh, so nagkaroon ng gatas. Tapos parang nabaril si Kenji Motoki doon, tapos pinadudo. Ha? Yun na yun, yun na. Nabaril siya. Basta parang ganun. Pero it's a good storyline. Seryoso? Kung pero kung lahat na nabaril. Ano ba? Parang ganun. Kung lahat na nabaril. Habang mamatay, ganun? Ang dami na magpapabaril. Parang ginulpe yung ano, parang ganun. Oh. So para hindi mamatay, dumedi ka, ganun? Ano ba? Ganun? Weird. Ano ba? Hindi ko nagigets. Hindi ko nagigets. Para hindi ka mamatay. Pinadede. Ano na naiisip ko? Ay, Lord. Please. Ano nga? Hindi ka masabagay ka naman kung pandedehin ka, hindi ka talaga mamamatay. Ay, kasi iniisip ko baka yun yung makapag-save. Kaya nga yung gatas, di ba? Kala... Bala ko yun dyan. Sa dibdib ng kaaway. Tama ba ako may lindisan ba yan? Yung Kenji Motoki? Hindi ko alam eh. Oh, isa yan sa mga pelikula na pinag-ibon akong panuwan sa sinihan. Oh, kaya kaya nahalala ko siya. Eh, yung panahon na ang poster ay painting pa lang. Hindi naman. Painting. Talaga ba? Oh, sa mga EDSA-EDSA. Magkano yung painting. Gatas na din. Tapos may talsik-talsik. Yuck. Anong yuck? Tala. Talsik ng gatas yun eh. Ikaw, ay nako. Hoy, DM Pedrasio, ha, matulog ka na, ha? Ikaw, bata ka. So, mga gising pa dyan. Ba't ba tayo napunta doon? Ba't tayo napunta sa gatas? Oo nga. Hindi kasi, dahil sa cheese. Oo, sa cheese. Kasi ang cheese kasi, ay galing sa gatas. Gatas naman talaga. Pag wala akong magawa, naghahanap talaga ako niya. Gatas ay galing. Sa dodo ng cow. Diba, galing sa dodo ng cow. May commercial kayang ganun dati. May meron din kambing. May gats din. Oh, may camel. Diba? Oh. Hindi ko pa ano naman yung camel. Meron, may gatas ng camel. Talaga, camel kang tawag doon. Ang pusa din may gatas. Meron, pero ba't may inumin? Oh, pero yung camel, ano daw yun? Sa Dubai, sa UAE. Ah, talaga? Sa Middle East. Talaga? Pero iba daw, syempre, iba yung lasa. Lasang buhangin. Hindi ko alam. Ah? Hindi ko alam. Ayoko naman ng gatas-gatas. Diba? Diba nung bata tayo, no, yung colostrum, gatas. No? Dati inanuhan ako noon eh. Pinatakan ako ng gatas sa mata. Kasi dahil may sore eyes. So, ayan ang ginagawa. Pero first time ko yun. Sabi ko, totoo ba talaga? Eh, pinilit ako ng nanay ko. Sabi, pumunta ka doon kay naaling ano. Magpapatak doon ng ano. Ng gatas. Tapos, yung gatas ako. Galing kay aling? Nakalimutan ko yung pangalan? Hindi kaya nga. Aling? Aling. Matanda na, may gatas pa? Basta Rettler, Arya, Tareya, ganun. Hindi, yun lang tawag, pero marami kasi siya mga anak. Tsaka may gatas talaga siya. Ang dami pa niyang gatas. So, pagpunta ko doon, sige, halika na dito. Pag ganun ko. Eh, di zoom in na zoom in. Hindi talaga, inabot talaga niya. Dinukduk sa mata ko. So, gumaling. Ang daming lumabas sa gatas. Medyo, totoo pala yun, oo. Sore eyes? Sore eyes. Ano to yan? Gumaling ang mata ko. Colostrum. Yung yellow. Hindi, yung colostrum kay Jacob, few hours after panganak lang mo yun. Yun lang ba yun? Mayroon lang.
Yes. But anyway. Ba't ba natin alam itong mga to? Wala. Science, diba? Nag-aaral kaya tayo na mabuti. Why do we know about mammary glands? O, diba? Yan nga yung, ano, yan nga yung tinuturo eh. The mammary glands. Ang mga mammals ay may mammary gland. Mm. Yan yung mammary. Diba, no? Naalala ko yan eh, biology. Biology. Ayan. Uy, alam mo ba, Kara? May tamawag dito yung caller mo daw dati. Sino? Si Doc Marvin. Wey. Oo, oh, tinawagan ako. Hingin pa yun. Tumawag na rin daw sa'yo doon. Dati. Tapos alam mo ba? No. Doktor daw siya, surgeon. Ha? Huh? Oo, oh, kilala. Ay, yung alala niyo ba yan? Si ano, Dr. Kwakwak? Oo, oh, tumawag. Tinanong ko. Hindi siya si Doc Marvin. Basta yun. Iba yun. Basta yun. Tinawag. Marvin pangalan ng caller ko eh. Hindi. Baka iniba na. Oh, basta yun, oo. Oh. Napanood ko yun eh, nasa replay sa oh. YouTube, Julian. Julian, ay, oh, Julian si Julian, yata. Julian, Dr. Julian. Hindi sila, okay ba? Hindi, iba yung sabi niya sa surgeon siya, sabi ko, saan makatagpo ng rhomboid? Yung Doc Marvin, talagang doktor talaga yun dahil nakausap ko na yun. Pero yung narinig ko doon, tawa ko ng tawa dahil, dahil parang nag-quiz bee, di ba? Saan ang rhomboid? Hindi niya masagot. Ang narinig ko na yun, the hair. Rhomboid. The hair. Puro the hair. Rhomboid. Ang tawa ko eh. Nakakatuwa kaya yung ganyan, no? Nakaka-amaze yung mga... Kung ako siguro yung tawang-tawa na ako doon. Hindi ka man na tumawa. Hindi, yung topic namin noon eh. Bala kaligawan eh. Ay! Ha? Hindi, parang naghiwalay sila ng jowa niya dahil sa'yo. Naku! Ah, dahil sa akin? Oo. Eh, papangalawa na yun. Alala mo dati eh. Oo. Merong misis na nag-PM sa akin. Eh, oh, nakwento mo nga. Maghiwalay sila mag-asawa dahil sa'yo. Kasi wala nang ibang ginawa. Kasi ang kwento, siya nag-introduce sa mister niya about you. Oo. So yung babae yung unang fan. So parang akala siguro so, malawala lang. Tapos nung ano, nakalaunan, yung lalaki, hindi na nakakapag-work, nakatitiglan sa mga videos ni Kara. Ayun. O, oh, maghihiwalay na sila. Hindi ko alam naghihiwalay sila. Sabi niya, oo, parang ang hirap masayang po ng 10 years na samahan namin kasi... Hello? Ang reply ko, parang weird po yata sa akin kayo humihingi ng payo kasi siyempre kilala ko si Kara, di ba? Oo. Hmm. So sad. Ganon. So, well, it's sad. So sad, din. Ay, nako. Ay, nako. Hindi na tayo pwede mag-break kasi, ano, pag... Pauwi na. Oo, pag ano, tuloy na natin. Penda, ano ka? Takanta na lang si Kuya Chico. Oo, pero bakit naman? Ay! Tumama. 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 Huwag mo itama. Nagpapabate. Si Michelle T. Huang. Hello! Oh, sabi niya, good morning, Lot-Lot. Diba? Good morning, Lot-Lot, sabi niya. Good morning! GK and Kuya Chico, watching here from Seattle. Please greet my friend Seattle. Terry. Advance happy birthday sa kanya sa Monday. Oy, advance happy birthday. Si advance Chris Gatdula, ito. Sabi niya, watching from Japan. Tapos nagtry ako, kaso hindi pwede. Okay, fine. Thanks na lang. Gumano, no? Bakit? Nagtry saan? Hindi ko alam. Lagi tunggal pag dinabati. Oh, hello sa'yo, Chris. Sorry na, ma'am. Sorry na po. Nasa Japan siya ngayon. Aro! Nani, tabi tayo noon na niya. Sa December, ha? Ang tamang naman na ano? Sa December. Uy, alis ka, diba? Oo, pumunta kami. Bangkok! Thailand! Mukha pa sex-change ka na? Hindi pa. Eh, gaano ka katagal doon? Magpapalagay lang kaming anestig-isa, ha? Gaano ka katagal? Ano lang? December... December 18 hanggang 23. Oh, taray. Ay, hindi kayo mapasko doon? Hindi. Eh, kasi ang hinabol namin yung promo-promohan. Ah, so naka-promo kayo? So, doon ka nakabase yung aming, ano... Kasi wow, date na gusto sana namin, eh, hindi, ang mahal, eh. So, yun lang. Maraming ano sa Thailand, magpamassage kayo. Ayun, maraming na massage doon. Eh, sa kanila lang tayo massage eh. Oo nga. Masarap. So, actually, masarap talaga sila mag-massage. Iba nga daw. Masarap. So, itatry namin yan. At saka yung mga street food. Mga ngati ka talaga. Kasi pag hinirot, lalabas yung kate. Yung lamig, ganun. Kaya, yun. Ako, nakakatakot pala. No? Pag hinirot ako, lumabas yung kate ko, no? Pag hinirot sa akin ni Kuya, kumatim. Nangati ako eh. Yari. Yari si Kuya sa akin. Huwag niyang papakitingin. Try natin yung... Tapos sabihin na ni Mr. Brad, grobe talaga to. Paka nito. Paka nito. Ito ba yun, be? E di doon ka na. Yung mga linya.
Babati lang ako. Hi to Mom She Corner. Yan, ha? Super fan of Cardiac daw. Oy, hello po, Genevieve Texon of Korea. Eileen. Eldifonso of Japan and Mona and Pudin. Puden? Ano ba to? Of Davao. Hello po sa inyo lahat. Kamusta? Happy birthday kay Bacon at happy birthday kay Christy Yap at happy birthday kay Ate Raquel. Dito na. Ate Raquel ng RGL. Ay, hello. Si Miss Jella, yun. Dito nagdiwang ng kaarawan yan. From Sweden daw. Oh. Ay, hello. Sweden, Sweden. Pabati naman po, kuya ko. Si Manny is Fortuno. Lagi po nakaantabay. Yan. Sabi ni Jessica is Fortuno. Hello po. Oy, hello daw oh kay ano kay Nanay Lilit, avid listener daw, yung na-meet daw natin siya sa Aro Robinson's Dasma Greenwich. Ay talaga, hello po. Yeah. Pero sobrang hiya ni Nanay lumapit para magpa-picture. Grabe naman, eh, andun na eh. Pero before lunch pa lang yata inandun na siya waiting. For, talaga. Oy, Nanay Lilit ha. Magandang umaga po ha. Thank you, thank you, thank you. Pero nakita niyo kami, wala nang hiya-hiya. Oo. Oh. Ikaw pa, hindi mahiya sa Diyos ko yung mga titig mo. Hayaan yun na, ina-explain ko na yung hindi ko alam, hindi ko naman, kasalanan ko ba, ganito ako ginawa ng nanay kong si Aling Elsie at ang tatay kong si Mang Jaime, di ba? Huwag nyo lang tignan yung mata ko kasi nakakasugat. Ganun lang talaga yan. Wala na akong magawa. Pero ano lang yan, joke time lang yun. Pang ano lang yan, panindak lang ng mga nag-aalok ng kung ano-ano. Parang ay yung mata mo lagi parang mataray, no? Nakaganyan lang. Yun na. No? Parang galit lagi. Alam mo ba? Tawag yung biktima ng sarili mo ka. Alam mo ba? O alam mo ba nung nag-audition ako sa DLSUD Coral, oh. Tinanong sa akin yan. Galit ka ba? Oo, kasi di ba, so nag-audition ako. So, oh. Kakanta ka ganyan. Tapos may panel sila doon, panel interview, lima sila dyan. Alam mo ba kung anong tanong, isa sa mga tanong sa akin, ganyan ka ba talaga tumingin? Sabi, talaga? Sabi sa akin, at alam mo kung anong sagot ko? Ano? May problema po ba sa mata ko? Sabi. Ah, talaga? Tapos ganun pa yung titig ko. So, wala. So, ayaw nila. Ending, naging member pa rin naman ako, di ba? Kala nalang hindi daw ako magiging member. Excuse me, ang galing ko eh. Tsaka ang humble ko lang, no? Pero ayaw. During that time, ayaw nilang lahat sa akin kasi nga daw, iba daw ako. Aww. Ah, yan! Hindi ko pa rin alam yan. Hindi ko pa natitikman? Hindi. Ano ba yan? Hindi ko alam yan. Laughing cow. Oh. Parang paputok ang datingan ng laughing cow. Laughing cow. Anyway. Oh, yeah. Si Joy Rodolfo. Ayan, ha? Happy Friday sa inyong tatlo, sabi niya dito. Hello. Happy Friday. Saturday na nga eh. No? Oy, tawag na. 8721-2429. 8721-2429. Maraming salamat po ha, sa mga ano nanood, nagpunta sa booth. Daming tao ngayon sa booth ha. Ang daming bagong mukha. Kasi every Friday, ano eh. Kanina, naka-uwi niyo mga bagong mukha, eh, no? Ito mga bagong mukha. Bagong mukha ba yan? Bagong. Bago pala to eh. Umuwi niyo mga bagong mukha. Umuwi. Bago ba yan? Bago ka pala. Sabi mo, bago yan. Oy, mag-invite ka na ka na sa Sunday. Yes, Sunday po. Huwag niyo po kalimutan sa Mega Mall, sa Mega Trade Hall. Andyan po kami, tutugtog po kami, kakanta po kami. Kasama po si Papa Jackson at ang Jack and the Penguins. At ang Aerosmith. Yes. 6 p.m. po sa Mega Mall. Libre po yan. Free. So punta na kayo. Social, no? Sama niyo Aerosmith, no? Wow. Close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Oy, mataas na. Cause even when I dream of you. Alam mo na. Oh, you. Ay, tinuturo mo na eh. Dali. Ano? Lying close to you. Feeling your heart beating. Wow. Ang daming nota. Ano yan? Ay, ang daming nota. Ayaw nyo ba naman? May kanta nun. Gusto ko ng nota. Nota mo. Di ba? Charlie Bovic ba yun? Oo. Gusto ko ng nota. Ang nota mo. Ang laki ng nota. Ang nota mo. Whole note. Whole note kasi yun. Anyways, mag-mahanap buhay lang ako bagya habang nag-harutan kayong dalawa dyan. Hello po sa naniniwala, naman, gusto nyo ng nota, ito, the bigger the better daw, hindi, di ba, hindi daw, correct. May mga pagkakataon, mas okay yung compact na design. Halimbawa, ang Wow Fiesta HD, ayan, Wow Fiesta Video kay HD Mini, oh, kasi compact ito, ha,
May thousands of built-in popular songs at dahil sa internal storage ito masecure kaysa DVD players. At kung gusto mong dagdagan iba bang kanta, napakadali lang sa Anly Song expansion feature nito. Pwede kang magdagdag ng kanta mula cloud gamit ang iyong laptop or cellphone and full HD na rin ang video. Kaya with the compact design, ideal dalhin kahit saan. Perfect sa mga parties at car friendly, kaya pwede magkanta habang nasa car. Syempre. Ayan ha, habang nasa biyahe. Bukod sa size, ay mini rin ang presyo nito dahil ito ang pinaka-affordable. And I say it again, pinaka-affordable na full HD video. Kaya for only 3,999 SRP yan. Ang Wow Fiesta HD Mini ang bibili online sa shopee.ph/thewowstore. Yan na, online po yan. Kaya tara na, mag-online shopping na tayo sa shopee.ph/thewowstore. May caller tayo. It's so nice. Yan. See ya, Michelle. Ba? Mabel. Fairness, ha? Huh? Alam niyo kantang ng Beatles na yan ni Michelle. My bad. Hindi. Oo, oh, alam ko yan. I love you, Michelle. I love you. Ang mga title lang pangalan na ano. Pangalan. Hello. Ay, ito na si Michelle. From USA. US of A. Yes. Hello, Michelle. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi! Hi, Papa Jackson. Hi! Hi, Kara. Hi, Pa. Hi, Tia Chico. Hello to you. Hi! Kumusta po? I just tried. Okay, okay naman. Ako yung nagpunta dyan last July. Huwag? Oh! Yes! Last July? Michelle T. Huwag? Asun, naalala mo na. Oh, taga Cavite? Yes. Ay, hindi. Sa Philippines, taga Laguna. Ah, Laguna pala. Masalang mo, south ka, south. Yeah, you were here. You were sitting by the door. Yeah, I remember that. Yeah. Oh, you have a very sharp mind. Baka memory. Ay. Memory. No, because you know, because before it becomes a memory, it's a mind. Okay. Yeah, sabi ng uncle mo, Kuya Chico, oh, from Seattle. Oo nga. Gusto mo makarating dyan yung uncle ko, yung kulit-kulit. Saan kayo parating dito? Seattle, Washington. Oh my gosh, I tried so many times. Ngayon lang uli ako nakapasok. Oo nga. Well, congratulations. Pero I will try to go there again sa next year. Oo, hopefully, please. Matuloy. Sige lang, kasi minsanan lang naman eh, pag-uwi ng Pilipinas, diba? So... Oo. Kumusta ang US ngayon? So anyway, I just wanted to thank you sa inyo and happy ako nung nakapunta ako dyan. Di ko akalain na mamimit ko kayo. Oh, ako, oo, malay mo, pagbalik mo dito, wala na kami dito. Nasa ibang lugar na kami. Nakakapuwi. Hindi. Hindi kasi, di ba, I've been telling them na sa programa ko na baka lumipat, di ba? Dito pa rin kami, pero ibang lugar. Pero malapit lang. So yun yung gusto ko sabihin. We are moving to a... Kaya anas nyo naman lipat. Kaya kayo lipat. Oo oh, naman, alam naman itago namin sa inyo, ma'am. Ano, pahulaan namin sa inyo. Di ba? Pangit naman yan. So malalaman nyo yan. No? So, yeah. At least nakapunta na kayo dito. No? Well, stay tuned. Anyway, meron lang kasi akong itatanong sana kay Papa Jackson. Ayan, sige po, go. Ma'am, pwede bang kasi ano? Dikit mo sa labi yung telepono. Ah, sige. Nag-email kasi, ay, hindi pala, nag-send pala ako ng message kay Papa Jackson last time kung paano i-handle yung pagsasabi ng isang taong yung parang awa lang ang napifil mo. Kaya pala kumoment ka last time, sabi ko, pindadaan ng kabasab mo, yes. Yes. Okay. Kasi mahirap yan, yung tipong... You wanna tell the person na pitin na lang yung... Kumbaga, awa na lang nararamdaman mo, tapos ang ending, naaawa kang malaman niya yun. Naawa lang nararamdaman mo. Hindi kasi... Awa, no? Kasi parang, hindi mo siya maiwan kasi parang... Okay, magkasama kayo, magka-ano nga kayo. Kaso,
kaya lang kayo magkasama kasi naawa ka kasi hindi mo alam kung baka may mangyaring masama sa kanya. Tapos, pag nagkaiwalay kayo, bigla mo na malaman, oy, eh, you know, alam mo yung parang makukonsensya. Oh, kaya lang, okay. Alam ko, may jowa ka dyan sa Amerika. Michelle, may jowa ka sa Amerika. Husband. How long have you been together? 24 years. 24 years. How many kids do you have? Dalawa. All right. What went wrong? Tell us. Mahaba kasi story. Kaya lang, nahuli ko na siya before na nag-cheat. Although hindi yung person, hindi yung physically. Mm. Kasi matagal na siyang, yung nasa mga online lang. Kahit hanggang ngayon kasi merong trust issue. So, bali nag-start yun 2008. Nahuli ko siya. Oh, it's always sa mga online lang at sa phone. So, na-confront ko na siya 3 times doon. So, every time na may mahuli ko siya, magtitigil siya. Tapos, the next thing you know, balik na naman siya. So na-stroke siya 2012. Nung na-stroke siya, andun pa rin, nahuli ko pa rin siya. So, before pa siya na-stroke, nahuli ko na siya 3 times. Tapos, nag-stop. Tapos, 2012, na-stroke siya. Tapos, inalagaan ko siya hanggang ngayon. Nahuhuli ko pa rin siya. Doon pa rin sa phone. So, ano ba yan, ma'am? Amerikano ba yan? Or... Pinoy? Ano siya eh? Espanyol? Hindi. Vietnamese. Vietnamese. Okay. Ang apelido, Nguyen? Ha? Nguyen apelido? Ano po? Nguyen? Yung ba ang common na apelido? Yung last name po. Nguyen? Hindi, yun yung last name ko. Yung H-O-A-N. Yan. Okay. Ma'am, hindi ka na marinig, ma'am? Okay. Yeah, yun yung last name ko yan. Yan yung last name niya. Okay. Anyway, so... alright. Okay, ganito ano. Ang tanong niya kasi sa atin, Gajigo Kara, is that... how do you tell someone na awa nala nararamdaman mo? Paano? Kasi nag-consult na rin ako from... Lakasan mo po. Nag-consult na rin ako sa a lawyer. Matagal ko nang matagal ko nang kinoconsult sa ibang mga professional hanggang sa nagkaroon ako ng anxiety. Tapos nagpa-doctor na rin ako until taking medication for anxiety. Kasi every time na atakehin siya, like yung about seizure o kaya kung nagkakasakit, masakit para sa akin yung makikita lang ganyan. Tapos, wala ka naman nararamdaman ng pagmamahal kasi naawa ka lang. Pag naiwan mo, hindi ko na naman siya matitiis. Hindi mo maaaring di alagaan, hindi mo maaaring ignore lang. Kasi, alam mo na, asawa mo naman din. Tapos, kasi before pa siya na-stroke, I was thinking, pag-iwalay na lang kasi, how many times na nag-cheat, tapos pinatawag, parang baliwala lang, parang wala lang nangyari. So, from then on, hindi ko na siya pinagkatiwalaan kasi nawala na yung trust ko sa kanya. Every time na may hawak na yung phone, parang feeling ko, andyan na naman yung ginagawa niya. So, which is true, kasi hanggang ngayon, even after the stroke, he's still doing it. So, ano pang halaga ng pagsasama kung awa lang ang mararamdaman ko? Kasi hindi mo rin maaalis sa isip mo yung every time na makikita ko siya, din inaano niya, yung minimize niya yung mga
apps na titignan niya na I'm sure na nakikipag-chat siya somewhere or whoever. So, ayun. Hindi ko alam kung... Ouch! Bakit? Tinamaan ako ng hininga. Ang tulis. I'm sorry. Ang lakas kasi ng hininga. Oh. Baka masingot mo kami kila ng Kara tsaka yung Gadget. Ang sorry, ganun pala talaga yun. Kasi ang hirap ano, yung phone. Eh, kasi ang hirap kasi malapit, malayo yung tenga ko. Tapos hindi niya marinate. So, so every time I put my mouth closer to the, ano, the phone, siguro makay marinig. So, again, yung tanong ko is, kailangan ko pang lakas naman. I-continue. Kailangan ko ba i-continue? Or, hindi ko naman pwedeng mag-tease ng habang buhay na ganun lang ang mag-feel ko. Kasi, unfair for me, unfair for him, di ba? Mm-hmm. True. And when it comes to my, ano naman, mga kids, okay naman din sa kanila. Kasi kinausap ko na sila eh. Nung, kaya kami nag-banding dyan last July. Inong nire-ready ko na yung sarili ko para sabihin sa kanila. Then, okay lang naman kasi sa kanila. Sabi nila, sabi pa nga nung aking daughter, dapat nga, eh, inanong mo na siya eh, yung hinawala yung siya. You know, long time ago kasi we can see how he treats you and, you know, how selfish he is. Tapos, I don't know why you still put up with him. Ganun, sabi niya. Sabi ko, eh, ganun talaga. Kaso, nakakawa naman siya kasi I try to understand him every time na may mangyayari. Alam ko how he feels na ganun na lang siya ngayon. Wala na siyang magawa kasi yan, nagkasakit siya. Kaso, di ba pag may sakit ka, tapos may nag-aalaga sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, di ba, dapat you feel na hindi ka dapat patigat kasi dapat you have to try to help yourself din kasi, you know, ayaw kong may naaawa sa akin para, you know, at least tulungan ko yung sarili ko na makabangon, maka... Alam mo yun, ayoko nang... Pero sa iba eh. Parang mas gusto niya yung kinakaawaan siya, yung... Mahirap. Nagambahan. It's been 7 years, so... Okay. So, teka lang po, ang setup mo dyan, Ate Michelle, ngayon, no, as we speak, andyan siya, magkasama kayo, ganun. Oo. Pero... Okay. It's been how many years na hindi na kami, you know, wala nang napipil. Kaso, feeling niya, andito lang ako dahil, you know, as a wife, tulungan ko siya, alagaan ko, lahat-lahat. Kaso, may hangganan ng pasensya, may hangganan ng, you know, kaso, kung mahal ko pa sana kung... Alam mo yung katawan, yung tago ng katawan ko, wala, bali wala yun. Kasi isang pahinga lang naman, mawawala din, di ba? Kaso yung damdamin, yung emotions, yung hirap ng kalooban, tapos knowing na in spite of all the pagkikir ko sa kanya, eh, and yet he's still trying to, you know, cheat online and you can't even trust him. So, ano pang say-say? Kasi, pag naisip ko, okay, huwag na lang mag-iwalay na lang. Because I thought of that already kasi I'd consulted, you know, some lawyers, but there's a lot of things to, ano, to consider then. So, ngayon, hindi ko alam kung itutuloy or, I mean, I wanted to pursue it. Kaso, so, ayan. Sige, Ate Michelle, anong, na sige, let me ask you, ano, ano po ang plano nyo? Yun nga, plano ko sana, mag-divorce na lang. Oh, kasi, feeling ko naman, ano ka na eh, you already made up your mind, may decision ka na, alam mo na kung anong gagawin, you consulted lawyers, diba? So, ready ka na eh, so, no? Alam mo na kung, at saka, the way you are asking it,
may sagot na eh, di ba? Kumaga, kung uulitin ko yung tinatanong mo, nagsasama, dito kami, no, mag-asawa kami, pero wala na naman na talagang connection. So, ano pang sense, di ba? So, bumabalik na yung, di ba? Kine-question mo na yung sarili mong ginagawa eh. But, so, ibig sabihin, kung being selfish. Hindi naman po, pero kung babasahin natin yan, you really wanna end, no? Kung ano yung relasyon ninyo bilang mag-asawa at yung pamilya nyo, yung anak ninyo, no? Nag-agree naman, sabi nyo nga po, nag-agree naman sa kanila, wala nung problema. So, yun nga po yung tanong. Ano pa bang sense? Bakit po ba naaawa kayo? Na kung naaawa na lang kayo, siguro may mga, I think may mga proper, ano eh, may proper channeling ang mga bagay-bagay, di ba? Kung gusto mo na lang siyang tulungan, bilang tao na lang, di ba? Bilang naaawa ka na lang, there's a proper way to do it, no? Hindi na kailangan nyo, nandiyan pa sa bahay, nai-stress pa kayo sa isa't isa, nakikita mo siya mag-cheat, no? Yung gano'n na lang, no? Diyan sa US, hindi ko alam po. Kasi, yan, isa pa yun. Kasi, kung, hindi ko alam ate, kung... Pagkatiwalaan ko, wala. Yan, yan. Sabi mo, nag-stay na lang. Naaawa ka na lang, pero kung, kasi baka kung awa na lang talaga, kung awa na lang talaga nararamdaman mo, talaga, hindi mo na ba talaga mahal? Kasi, baka mamaya mahal mo pa talaga. Kasi, andiyan ka pa eh. Kung ang tao, feeling ko, kung awa na lang, hindi na para, ano eh, hindi mo na para gustuhin, you know, mag-stay siya dyan at, ang tagal-tagal, no? Sabi, tapos, sabi mo pa, hanggang kailan ako magtitiis? Eh, hanggang kailan nga ba? Ba't ka ba nagtitiis pa? Pwede namang hindi na. There's a lot of things to consider, sabi mo. Hindi naman guess, alam ko ano yun. Gusto ko lang yung validation na ano ba, pagka-selfish ba to? Or pag ba naghiwalay, ibig sabihin niyan na, kasi siyempre, sabi niya ba, ang ano mo naman, yung wala kang... Eh, hindi kasi... Kasi sa sitwasyon na Ate Michelle, di ba, you have already endured, no? In-endure mo na yung mahabang panahon na mag-asawa lang kayo sa papeles siguro, ganyan, no? Sa estado, pero hindi naman kayo nag-work, okay, as husband and wife, no? Walang ganong connection. So, wala rin namang kwenta. Oo. So, puro panloloko and so, wala na rin. Siyempre, alam ng iba. Baka lang kasi ano, hindi kaya takot ka lang na ano, kumbaga may comfort zone tayo eh, no? Nakasanayan mo na yan eh. Baka takot, ayaw mo lang na, mahirap din kasi umalis sa comfort zone. Mm-hmm. Yan ang setup ninyo eh. Kapag ka nagbago yan, no, panibagong, syempre mag-a-adjust somehow. Para nakasanayan mo na kasi andyan lang siya. Ganun. Kahit sabihin na wala naman tayong pagmamahal pero nasa isang bahay tayo, basta andyan ka lang, andito ako. Kasi hindi ko alam kung paano yung setup, baka mamaya pwedeng nasa ibang lugar siya, kung naaawa ka lang, pwede mong tulungan, puntahan, ganyan. Yes, pwede naman. Tsaka, pwede rin. Andyan kayo, di ba yung you want to have divorce, no? May kausap ka ng mga lawyers. So, for sure, meron na silang sagot na linawa, may linaw na dyan, no? So, alam mo na kung anong gagawin mo. Pero ayaw mo lang gawin. Ready na eh. Bakit? Kasi kami, ako, sasabihin ko lang, personally, go ahead. Kesa sa, kasi nahihirapan ka na eh. Diba? Yun lang naman ang, oo. Pag nahihirapan ka na, eh, magkano ka na? Kasi ano din eh, may ano siya yung parang pagkasan mo lang po? Na, yung death threat na, nung nandun ako sa Pilipinas before, threat siya sa akin na, you know, magpakamatay, pag ano, ganun. So, yun din ang kinakatakot ko baka mamaya pag sinabi ko, sige, maghiwalay na tayo. Tapos, nagpakamatay siya. So, parang yung ano ba, yung kinatakot niya ako, kinakonsensya niya pa ako. So, diba? So, blackmail pa. Blackmail pa ito, di all the more na kailangan ako, kung ganyan, all the more na kailangan mong hiwalayan tong tao na to kasi nakakatakot, di ko konsensyahin ka pa. Bakit? Pag nagpakamatay ba siya, ikaw ba yung ikaw ba pumatay sa kanya, di ba? Kaya nga. Nakakainis kasi yung mga ganong klase ng tao. Now, parang okay, kung ayaw mong umalis ako sa buhay mo, no, kasi magpapakamatay ka, bakit hindi mo inaayos yung relasyong meron tayo, di ba? Ganun yun eh. So, kung ayaw niya mawala ka sa buhay niya, ayusin niyo. Ayusin niya. Bumawi siya, nagloko siya eh. So, dapat bumabawi siya sa'yo. Eh, hindi.
kung sabi mo, he keeps on doing that. Yes. O eh, bakit? Ba't hindi na lang niya ayusin yung relasyong meron kayo kesa sa magbabanta pa siya na magpapakamatay siya pagkahiniwalayan? Eh, diba, bakit mo ba siya hiwalayan? Eh, kasi nga, sira ulo din siya. Eh, no? So, kaya mo siya hiwalayan. So, hindi mo na kasalanan kung nagpakamatay siya. Desisyon niya yun. Sige. Feeling ko naman maintindihan ka ni Lord. Diba? Pakaportal mo dun. Eh bakit? Eh totoo naman, diba? Nakakairita kasi mga, may mga hindi lang, hindi ba? Diba? Hindi lang sa mga mag-asawa, sa mga magjojowa dyan, siguro nakakairita, no? Eh pag iniwan mo, magpapakamatay ako. Lul. Laugh uber loud yun. L-U-L. Nakakairita na parang, okay, so kinukonsensya mo ako ngayon. Na pag may ginawa kang mali sa sarili mo, ng katangahan mong ganyan, ako yung sisisihin mo? Oo, bakit? Eh, dahil umalis ako? Eh, ba't ba ako umalis? Eh, kasi sira ulo ka eh. Kasi niloloko mo ako at hindi ka, pinatawad na kita, hindi ka naman bumabawi. No? Inuulit mo yan. Sino mag-i-stay? Sino nasa katinuan na mag-i-stay dyan sa'yo? No? So, wag mo na ako idamay sa kabaliwan mo. Do what you have to do. What you wanna do. Aalis ako. Ayusin ko buhay ko. No? Kung ayaw mo, ayusin ko. Relasyon natin. Mga doktor eh. Ano po? Sige, ganun nga rin sinasabi sa doctor to what you have to do and hindi ka naman kailangan maging biktima ng pang kukonsensya niya sa'yo. So yun. So okay, yun na lang ate. Yun na lang ate Michelle. Matamilate no? Kung tama bang gagawin kong desisyon. So ano po yung gusto niyong desisyon? Yun nga na umalis na lang, maghiwalay na lang. Kasi, yeah, pa rin, meron din kasi kaming conjugal property. So, at least, ay, iniisip ko, matatagalan. Pero, kung hindi ako mag-first step, wala rin naman ako mararating. So, at least, kahit matagalan, at least, may, you know, may step naman akong gagawin. Sige po. Kasi, una pa lang naman, alam na namin kung anong gusto nyong gawin. Eh. So, kung vote, kung mag-vote ako, it's a yes. Kung voting dahil it's a yes for me, Ate Michelle. Kasi, kumbaga long overdue na yan eh. Matagal mo na dapat. Ha po? Nag-iron man po kayo. Nag-iron man. Hindi yung pag ganun ginawa ko, tinuloy ko yung bala ko na mag-divorce. Hindi naman yan magiging selfish kasi sasabihin nila, oh, ngayong wala na siyang kainabang, Michelle, wala na siyang balbado, Michelle, na siyang lahat. Michelle, do yourself a favor, wag mong pakinggan lahat ang sasabihin ng mga tao dyan sa paligid mo. Pakinggan mo kung ano sinasabi ng puso mo, ng damdamin mo. Oo, kasi yan ang hirap sa atin eh, kapag masyado tayong concerned no, sa sasabihin ng iba. Naku, baka sabihin ng mga tao na baka selfish ko. Sino ba sila? At, diba? Papa-apekto ba tayo sasabihin nila? Buhay ba nila yan? Bagay. Sila ba yung nahihirapan? Hindi naman eh. Mm-hmm. Ikaw eh. So, hayaan mo muna sila. Keber. Kahit I'm sure yung mga, lalo na yung mga kamag-anak niya, family niya, pakilakas konti, Michelle. Yung pa lang. Lalo na yung mga kamag-anak niya. Di siyempre, pag narinig yun, first thing pa lang nilang marinig yun, yun na agad ang isipin. O, ngayon, wala nang, yung kumbaga, para makikinita ako na, ngayon, wala nang pakinabang ang anak namin, na nabawa ganun. Well, iwan mo na siya. Kaso hindi naman nila alam ang nangyari. Kasi hindi nyo sinasabi. Oh. Maiintindihan nila yan unless hindi nila alam kung ano nangyari. Okay. Kasi papunta ka na ate sa ano eh. Papunta ka na. Feeling ko papunta ka na sa sitwasyon na wala ka nang magagawa. Ito na. Wala na akong no choice. Wala na no choice pa. Hinayaan mo na lang kasi. So, yun ang ngayon challenge sa iyo. No? Babalik din sa iyo hanggang kailan yan. Te. Kasi you're 48 years old, no? Hindi pa naman huli ang lahat talaga, eh. Unless, hayaan mo lang yan. Well, ako, yun yung
Di ba? Kasi feeling ko ilang years mo nang ano yan eh, tinitiis. Nabuo na yung ano eh, may plano ka na eh. Mas lumala nung nagka-strike siya. Kasi talagang ang daming hirap ko. Kaya nawa din yung mga yung pamilya ko at yung mga anak ko sa akin. O diba, hindi nga sila naawa sa kanya eh. Siya yung may sakit. Siguro dahil sa kung ano yung ginawa niya sa'yo na, diba? Kasi sa kwento mo, parang wala na siyang ginawang tama eh. Puro na lang pasakit sa'yo eh. Di, kaya nga. Or at least mahal mo pa talaga. First time, hindi ko akalaing gagawin niya yun eh. Magagawa na. Kasi again, no, may mga ano yan, may proper channeling ang mga bagay. Kung gusto mong tumulong, there's a way for you to actually help him, no? Nang hindi na kayo magkasama. Tama. Sige, I will think of... At saka lahat naman ng hiwalayan sa umpisa lang ng sakit eh, di ba? Wala namang masayang hiwalayan. I mean, masasanay din naman siya. Siguro sa umpisa lang talaga magwawala siya, magagalit siya. Kasi syempre, di ba, ayaw niyang iwan siya. Pero as time goes by, masasanay din kayo sa isa't isa. Hmm. Tsaka wala pangit, ako nagiging biktima ka pa ng... Ang pangit yan, ano, maging biktima ka ng ano, ng ganyang blackmailing, no? Mm-mm. Pag iniwan mo, kakain akong lupa. Pag umay ka lupa! Oo, ayan. Bakit? Magka-amiba ka dyan. Well, thank you, guys. Oo nga. So... Good luck sa'yo, Tim Michelle. Kasi yes, at the end of the day, ikaw pa rin naman yan eh. We can only say so much, no? Pero ikaw pa rin yan. So, balitaan mo kami kung ano mangyayari, ha? Sige, I will try calling back again. Tapos dalaw-dalaw ka dito pag pumunta ka. Nanonood at nakikinig. Lakasan mo din. I will try to, ano... Lumakas nga. Dinikit nga. Tumatawag ka, so hindi naman ang makapasok. So, luckily, nakapasok ako today. Pero thank you sa ano sa advice nyo. Marami kayo natutulungan. I'm so proud na, ano, and I'm glad, really glad na yun, since nandun pa si Papa Jackson sa kabila, I was already an avid listener. So, at kay Bill Chico. So, thank you sa inyo lahat. Welcome, marami boy. Marami kayong taong nagpapasaya. Tama sinabi kayo, Chico. Basta ako, abstain. Abstain? Oo, okay na yun. Tama yan. It's only a matter of time. Mag-iwalay na kanyan. You've taken the first steps, eh. Oo. Doon din papunta. It's a matter of when. Mm-hmm. Kailan ba yan? Baka may ano, baka may goal si ate, no? 53 years old. Kasi 48 na siya ngayon. 48, 9, 50, 50, mga 5 years from now. At binilang mo talaga yun. Sorry. Diba? Wala talaga akong mapapanag sa mat talaga. So, thank you. Baka maputol na tayo, ha? Salamat sa pagtawag, Michelle. Thank you. Salamat sa pagtawag to your show. Bye-bye. Bye. Okay, thank you. Love you guys. Bye. Bye-bye. Si Michelle. Ay, nako. Ang hirap nun, ha? You have to take care of the person who is sick and yet you don't have any more love para sa kanya. Compassion na lang, no? Mm-hmm. The last bit of being a human being, no? Compassion. Mm-hmm. Alam mo, we all have compassion, kaya Chico. Oo naman. Kara, we all have compassion. Totoo naman yan. Yung kahit gano'ng kasamang tao, nagbibigay ka sa pulubi, compassion yun eh. Mm-hmm. Yung awa. At saka mahirap magstay sa isang taong hindi mo mahal. Tama. Diba? Exactly agree. Basta ko naiirita lang talaga ako dun sa mga nang blackmail. Hindi ko talaga may panakot eh. Hindi ko kinakayanan yung mga ganun-ganun. Actually. No. May pagaganon. Diba? May nang blackmail naman sa'yo. Wala pa naman. At saka... Pag ganun ka na gawin mo. Bala ka dyan. Mukhang ganun eh. Wala akong pake sa nararamdaman mo. Diba? Bakit? Kasalanan ko pag may ginawa kang... kaanuhan sa sarili mo, di ba? Grabe ako ba gumawa? Bakit galit na galit ka? Gigil.
Wala pa naman pala. Imaginein mo, di ba? Matatakot na silang blackmailin ka. Imaginein nyo, meron kang jowa, tapos sasabihin na huwag mo kong hiwalayan kasi kakain ako ng... Apoy. Di ba kakain ako ng Jerbox? Putek. Uy, kumaan ka. Go ahead. Bibidyohan pa kita. Di ba? Wow. Tatalon ako sa ano ilog na may ipo-ipo. Eh, dito malon ka. Ipo-ipo. Grabe siya. Di ba, pag-ihiwalay mo ako, bakit ihiwalayan ba kita kung matino ka? Diba? Kung okay tayo, kung inaayos natin yung relasyon natin, so huwag mo kong gaganyanin. Bakit ka, Gina G? Wala, may hugot ka. May hugot ka ba? Nakagigil kasi. Bakit bigla ka naging madam? Kaya nga. Sorry. Madam na madam. Madam Buding. Madam Buding. Kaya kayo, huwag kayong ganyan, no? Yung mga na ma-blackmail imbis, dyan. Oo, imbis na... Huwag kayo ma-blackmail. Imbis na... correct. <Ako naman>, no? Imbis na nilalaan nyo yung energy ninyo sa mga ganyan pang ma-blackmail, walang ka, katorya-torya. Ayusin nyo yung relasyon ninyo. Diba? Mag-usap kayo. Solusyonan. Kung hindi na talaga solusyonan. Diba? Pero minsan kasi may mga ano yung sobrang nababaliw na sa pag-ibig, di ba? Yan, nabuang na. Huwag mo kong iwan, parang awa mo na kasi ano. So, aayusin mo na. Mamatay ako pag wala ka, ay mga ganun, di ba? So, ang dami na niyan eh. Ang dami na nagsabi niyan eh. Mamatay ako pag wala ka. Nag-iwalay sila. Buhay pa ang sira ulo. Hindi pa namatay. Akala ko ba mamamatay ka? Oh, ba't nabuhay? Buhay ka eh. Sorry, Gina G ako. Kainis. Diba? Oy, Alex pag ako na, Cruz, ha? Pag ako natalsikan ng dugo dito. Dugo? Gina G eh. Kaya nga eh, sorry na. Si Alex de la Cruz kasi gising pa. Ay, gising pa. Si Alex de la Cruz. Matulog ka. Oo, oh, matulog ka. Ay, nako. Hinay blood. Ang bango naman. Yun. Oo nga, ano yun? Sin nag-spray. Sino? Ate Raquel. So, Raquel ang bango ma. Oo, oh, alam mo ano naman yan. Fairness, ha? Oh. Ay. Tsaka matipid ko pa bango yan. Ah, amoy ano. Lysol gamit niya. Konting spray may lang. May baby, ganun. Parang fresh. Bango, correct. Mm. Sabi sa feeling. Oh, ito pa, paborito mo ito eh. Oo nga, pinapapakuto eh, TikTok. Alright, mga bangga. Uy, it's time for us to say bye-bye, ha? Bye-bye! Salamat sa mga tumambay sa booth, ha? Maraming thank you sa lahat ng mga nagpunta sa booth, sa mga nakatambay dito. Thank you very much. Yehey, yehey. Yung mga bisita natin. At happy birthday sa mga diwang ngalang arawan. Si Ate Raquel nung isang kahapon. Si Bacon ngayon, si Gustiap na nakarang araw. Si Ate Emily, nung luto ng pansit, ano? Pansit, malabon. Ba, pero sa kahinta niluluto. Kahinta ba? Meron ako, di ba? Walang karne, special yan. Oh, ginagawa niya para sa akin. Nakakataba kayong ano, kasama sa buhay. Ganun talaga pag kami masarap magluto. Imbis na walang carb eh. Di ba? Anyway, so... Pero hindi ka man kumakain kanin eh. Okay lang. Oo nga. Sige na, bahala mo tayo. Salamat. Uy, nga pala, Sunday mga bangga. Before 6 o'clock in the evening, kami ni Gandang Kara with Jack and the Penguins will be at Mega Mall, Mega Trade Hall. Hanapin niyo kami ang DTI event, mga bangga, Artisan Week yan. So please be there and we'll be together at magkantahan tayo kasama ko si Mamay. Alright? Do follow me on my Twitter and Instagram account, PapaJackson1067. And on Facebook, it's my real name, John Gamperly. And on YouTube, it's Papa Mo Ako. Please bash me. I-like nyo po yung page. Yung page nyo po, hanapin nyo sa Facebook, Kuya Chico, capital K, capital yung unang letter C. That's me. Twitter, Instagram, at Kuya Chico 1067. Yung YouTube channel, napakarami ko yung na-upload dun. Kaya hayaan nyo na lang. Una kayo pumunta dun, ha? Ako naman, Gandang Kara on YouTube, Instagram, Gandang Kara, Facebook, DJ Kara, at Twitter, at DJ Kara Official. At yung event po namin sa Sunday, ayan, sa ano po yan? Fifth floor, Mega B. Para baka sa saan sa Mega Mall, saan doon? Sa baka, siyempre may magtatanong ngayon. Building B. Building A, building? Yan, Building B po. Building B, building fifth B. Floor. Yan, pag nakatapat SM ka Mega sa EDSA, yung kaliwa. Yes. So, hanapin niyo po kami sa fifth floor, Mega Trade Hall. Malapit sa Cyber Zone yan. Yes, andiyan po kami. 6 p.m. at libre po yan. Free, so punta na kayo. Alright, mga bangga, this has been me, our DJ, Papa Jackson. My name is Kuya Chico, saying goodbye, take care, have a great weekend ahead of you guys, and God bless us all.
At ako naman po, si Kara. Paalam na po sa inyong lahat. Pangga, we are number 106.7 Energy FM, Pangga. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo.